Okay. Andito na po kami sa An Eternity of Basketball. This is episode 36 of our show. I'm Charlie Cuna together with Noel Zarate and Sid Ventura. Kami tatlo na naman po, and yung mga kasama rito. Pero fortunate tayo dahil yung ating guest ngayon nung sa kasaysayan ng PBA, marami nang tinawag na enforcer. Pero doon sa 80s hanggang early 90s, may naaalala tayo, gwardiya siya. Pero kahit yung mga malalaki, naiilang sa kanya dahil sa style of play niya na nakakailang naman talaga. You know, he's one of the roughest, toughest guys back then. And of course, if you like that brand of basketball, you enjoyed the way this guy played. He didn't back down against anybody. He played for the Tandwai Rum Makers, shortly for the Pure Foods Hot Dogs, Shell as well. And then his career with Great Taste and Prefto in the last few years ng kanyang karera. He also played for the national team a few times. And we are privileged to have with us today, sabi ko nga, the tough guy, Onchie Dela Cruz, ang ating kasama ngayon. Onchie, welcome sa aming show. Good evening sa inyo, Sid, Noel, Charlie. Good evening sa inyo lahat. At nakita natin, suot-suot ni Ramon Onchie Dela Cruz ang kanyang number 9 Tivoli jersey. Suot yeah. Kapag ako yan. Tuntua si Sid. Buti ba natin ako ganyan? Hindi, nakuha ko to. Isa na lang to. Sabi ko, patay, wala akong uniform eh. Nakita ng anak ko. Kasi pinabigay ko, nasa Amerika lahat yung ano ko, pinabigay ko sa tropa ko. Sabi ko, lahat humingi, bigyan nyo. Ang dami, tatlong door-to-door box ang dinala ko doon eh. Napamigay naman, hindi ako nakapag-ipon. Onchie, yung usual, no? Ang dami humingi sa akin, sabi ko, wala na eh. Sigurado. Di ba gano'n naman eh, halos lahat. Di ba sa mga umabot ng PBA, halos nauubos lahat ng jersey na yan. Dahil lahat ng mga katropa, lahat ng mga kapitbahay, relatives, gustong humingi ng mga kahit shorts, kundi sapatos, jersey rin yan. Pero at least dati may... Dati nga, yung pagka may labang pupunta sa bahay, sabi ko, gagamitin ko to. Wala ako. Hindi, tatawag muna ako. Sasabi, tatawag ako sa management. Sabihin ko, nawawala yung uniform ko, nasungkit. Hanggat hindi sinasabi okay, gawa na, hindi ko ibibigay yon. O gawa na, Onchie, okay, sabi ko salamat, o pare, ibibigay ko na yun po. O sabi ko, support ang gusto mo, tsaka break. Pero bang tumanggap ng supporter? Wala tumanggap eh. Buti naman. umpisa natin na, Onchie, yung ating kwentungan, ha? Pag-usapan natin yung career mo in basketball. Pero syempre, bago naging profession mo ang basketball, syempre nag-umpisa yan nung bata ka pa, medyo nahiligan mo yung paglalaro. Alam namin, taga Maynila ka. Totoo bang taga Tondo ka? Oo, Tondo boy ako. Sa Manugit. Okay. Hello dyan, sa taga Manugit, Tondo. Okay. So doon ka natuto mag-basketball? Ayun, sa Tondo? Dati, naglalaro ako sa Tondo, bata ako. Umiiyak pa nga ako pagka tinitira ako, sabi ng daddy. Ayoko umiiyak ka pagka ano, talagang isa, halos sapukin ako, hindi ako makalaban. Eh, nung sinabi ng daddy ko, ayoko umiiyak ka. Ah, simula nun, sabi ko, panatang ko to kahit malaki to. Wala nga nang tatapos sa liga pagkakasama, kasalay ko sa Tondo eh. Dahil pagka nakatayan ng kamay ko, suntukin ko, sinusuntok ko yun. Pero nasa PBA ako, nagbago na ako, sabi ko, iba na to. Pero dun sa Tondo nung bata ka pa, marami bang magagaling? Maraming rough players din? Maraming magaling dun. Napakaraming magagaling, kaso hindi sumikat, siyempre. Wala rin contact. Ako naman, wala rin contact. Lakas loob na lang ako. Ikaw pala yung original na angas ng Tondo, ano? Na... Ha? Kayo pala yung original na angas ng Tondo. Onchie, di ba? Yan ang... Hindi naman, marami na ngayon. pero yun ang nickname ni Paul Lee. Yun ang nickname ni Paul Lee ngayon, di ba? Sa PBA. Siya yung angas ng Tondo. Pero ikaw pala yung nauna sa kanya. Ako. Dati kalugar ko si La Joy Dionisio. Siya pa yun. Nagkalaban pa nga kami niya na larong labas. Hinugot ako sa Valenzuela. Nagkatirahan kami Dionisio. RP team ako noon. Kalaban kami Dionisio. Tapos lang katawan. Bakit din yung katawan? At saka siyempre, pakiramdam niya, senior siya sa'yo, di ba? Kahit pa paano. So, sinusubukan ka niya, di ba? Oo.
Pero Onchie, paano, paano ka na-discover sa paglalaro ng basketball? Siya mo, bata ka pala sa Tondo, naglalaro na kayo. Sino naka-discover sa'yo at na-develop yung career mo? Oh. Ang unang nakakita sa akin dyan, si Turo, naglaro kami labas. Tapos, yung time na nagkaroon ng ano, sabi sa akin, sumama raw ako na kinuha ko ng Sunrise. Kasama ko si Chris McGarry. Kami pinakabata ni Chris McGarry. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, kinuha na akong commercial league. Una-una, naglaro ko sa San Sebastian Junior na naprotesta pala ako doon. High school graduate ako. Pero ang edad ko, pasok sa ano, sa ano, hanggang 18 kasi ang ano nun eh, junior ng San Sebastian. Kalaban namin sa Beda, tinalo namin. Ang nangyari, hinanapan kami ng butas. Dalawa kaming tigatundo nun. Si Buboy Manalang. Limang panalo kami, isang talo na forfeit yung ano namin, yung laro namin. Dahil nga high school graduate daw ako, bumalik ako. Nagalit sa akin moderator, si Guse. Hindi na ako bumalik nun. Sabi ko, yari, pati yung birth certificate ko na original, kailangan ko yun dahil ipipetition nga ako ng magulang ko. Pero after nung paglalaro mo sa juniors, sa PCU ka bumagsak, Philippine Christian University. Paano ka naman nag-landing doon? Oh, Philippine Christian University. Eh, naaya ako ng mga tropa. Sabi, tryout time PCU, nangangailangan ng player doon. Ewan ko, hindi ko matanda ko sino umaya sa akin doon. Ayun, nakita ko. Eh, siyempre, kapayatan ko nun, nagdadang ako nun. Tsaka RP team ako nun. Nung kinuha ko ng PC, yung RP team na ako. Hindi nga ako nagtatryout sa RP team eh. Basta papupuntahin ako, titignan ko lang yung player. Isa-insayo. Eh, pag nakita nga nila ako sa practice, hindi nila ako kukunin eh. Pagdating naman sa game, iba yung laro ko. Tigas ng ulo ko nun, sakit ng ulo yung inabot nila sa akin. Anong taon na yon? Yung ano, yung sinasabi mong nag-RP team ka tapos nag-PCU ka? 1978 yun kay Turo Balinsona. Okay. Sa Thailand, SEA Games. Ano? Tama, SEA Games. Ang host ata nun, Thailand. Ang kasama kong player do, si Ito Isguera, Terry Saldana, Villamin, Cordero, Isaac. Pinalitan ko si Frankie Lim. Dahil si Frankie na-injured. Ngayon, pinag-tryout kami ni Jerome Cueto. Ang nasirang Cueto. Kaibigan ko yung close na close ko yung body-body ko si Jerome Cueto. Dalawa kaming pinagpilian. Ang sabi ni Turo, pare, dakdakan mo. Di, ginawa ko, nagdang ako. Si Jerome, nagdang 10. Mas malakas sa akin tumalon yun. Ayun, ang kinuha ni, sabi ni Dicini sa ni Turo, ang gusto ni Dicini nga ako dahil mas mataas ako kay Jerome tsaka o nga, yun. Salbay raw ako lumaro, nakikita ako. Ayun, nagsimula na yun. First game nga, siyempre, nahihiya ako. Marami nag-tryout sa RP Youth noon na may mga pangalan hindi kinuha. Ako pinalit. Eh, nagkataon naman, first game, naglaro ako. Ako ang ano, ice pointer. Ganda nilaro ko. Tuwan-tuwa sa akin. Tapos, one time, nakalaban namin yung ano, uli ata namin nakalaban nung Thailand. Si Melvin Martin, nag-pre-throw, sinampal. Sabi ko, pambira to, sinampal ah. Napatingin akong ganun kay Ito eh. Kakituro, nung ginamit ako, nung ginamit ako, nagka-reboundan yung sumampal kay Melvin, sinampo ko, kagulo, nilusob ako, tumakbo ko kay Turo, maatas ako kay Turo. Sabi ni Turo sa akin, tangina pare, papatayin na tayo dito, galing sa gera to. Tawa nga ang tawa sa akin si Turo, pero nagalit sa akin kasi una-una, ang ganda ng laro ko, tapos nanalbahe ko. Eh, kasi pagka kasama ko, pagka inargabya doon, hindi ako papayag doon, hindi ako mapakali. Hindi ko maiiwan ang kasama ko, talagang lalaban ako. Tapos nasa ibang bansa pa kayo, doon pa kayo na ganun. Ibang bansa, oo. Sa ibang bansa kami nun. Grabe yun, yung ano na yun. Si Villamin, sinahod doon, kala namin patay. Eh. Hindi ko alam kung anong kalaban namin doon. Eh. Bakit? Ano nangyari? Villamin. Sinahod siya eh. Collapse siya, walang ano, nangingisay eh. Tinakbo, emergency. Nung tinalo namin yung kalaban namin, pagdating namin, si Villamin at si Sigaw, puta, buhay na naman. Tibay ng katawan nito. Superman eh.
Sabi ko, ibang klase yung katawan na ito. Kasama mo rin doon sila, no? Sila Saldi Latosa. No? Si Bay Cristobal, di ba? Yung team na yun? Ayun, si Saldi Latosa, Boy Biray, Ted Alparero. So, Teddy. Si Siyempre, Teddy unang-unang sakay mo ng aeroplano. Nahihiya ako. Hindi ako, ano, hindi ko alam yung mga seatbelt na yan. First time ko nang nakasakay ng aeroplano nun. 18 anos ako nun. Oh. Buti malapit lang yung pinuntahan nun. Oo. Oh. Ang sumunod nun, kay ano naman, kay Nat Canson, Asian Game. Okay. Sa India, New Delhi, India. Hindi kayo nag-place nun eh, no? Hindi tayo nag-medalya nun eh. 82. Fourth place, no? Hindi ko malaman kung fourth place. Fourth. Kasi ang sentro namin, si Kabato, namamatay naman yung magulang ni Kabato. Umuwi siya. Ang naging sentro namin, Willie Pearson, tsaka si Jojo Villapando. Pareho maliit. Ang ganda ng laro namin. Si Dante kasama mo si Jojo Villapando eh. Hmm. Ha? Dante Gonzalgo kasama ron. Oh, Dante Gonzalgo kasama rin namin doon. Bokyo Lauchenko. Okay. Okay, 82 ba yun? Napling na ano, shooter. Noni Robles, Joey Leisaga. Elmer. Hector Elmer, kasama nyo. Kasama namin. Elmer Reyes, Jay Ramirez. Oh, si Jay. Magkasama kayo ni Jay sa team. Okay, ah. Ang pipigat, ah. Puro pang-depensa yun, ah. Nasa Jay Ramirez, nasa ahod ni Lee Chung Hee. Puta, kala ko patay, nangingisay eh. Oh. Sabi ko, patay yata si Jay. Sabi ko, buka natin bibig. Eh, mahirap. Kakagating ka kasi umuurong ang dila na nangyari. Oh. Okay. Oh. Buti naman. Walang ano, walang nangyaring masama doon. Pero yun na nga, Onchie, yung tanong ko, dati ka pa ba ganyan maglaro? Yung talagang kailangan physical lang, kailangan unahan mo kagad yung kalaban mo sa pagiging physical para, di ba, masinda ka agad? Di, talagang ako, nung araw pa, ganun, salbahin na ako maglaro kasi larong labas. Ang dalas, napapaaway ako na naipagsuntukan ako eh, doon sa larong labas. Tanay ako kasi lalo na nung nakuha na ako sa Tanduay noon. Hindi, pero nung bata namin, ka pa. Ano, Hinebra. Hindi, yung kunyari, yung nasa San Sebastian ka pa, sabi na, di ba, nasa Baste ka pa, tapos nag-PCU ka. Sinong idol mo? Parang pinattern mo ba yung laro mo after somebody? Meron ka bang nakitang, uy, okay, maglaro to, siga, maglaro to. Gagayahin ko nga o ganyan ka lang talaga, sariling image mo lang talaga yon, sariling ano eh, sinasabi nila Junior Jowers kero ako. Junior Jowers si idol ko rin yun, napakagaling din eh. Yung time na yun eh, naglaro ako sa Tanduay, kinuha nila ako, first game namin Hinebra, o handa ka chi, first fight ka, sabi ni Coach Orly Castelo. Sabi ko yes boss, di laro ako. Para raw veterano akong lumaro kasi first game, rookie. Ganda nilaro ko agad. Naka 8 points ata ako noon. Mm-hmm. Kumakat si Jaworski. Binabantayan ko siya. Nagbigay ng ganun sa akin sa ganito. Sabi ko, basaga tapos tiso ko. Ang putain. Di sabi ko ba, ito. Tinubukan ako eh. Sabi ko ba, ito gusto ko. Sabi kong gano'n, eto gusto ko. First game ko, thrown out ako. Deliberate agad. Fine ako, 1-5 bata. Hanggang sa tumaas. Hanggang sa nagtatagal ako, 30 mil na. Diyos ko po, wala na ako sa sexual dream nito. Pero sinagot naman nung boss ko. Sabi ko, ibang klase pala itong game na to. Talagang ano, eh kalakasan din ang katawan ko ng bata. Siyempre, hindi ako magpapatalo. Pag-usapan din natin, Onchie, di ba, pagkatapos ng Asian Games, nag-SEA Games ka rin, di ba? Ito nga yun, sakto. SEA Games. Ito yung team ninyo nun. Di ba? Kasama mo na yung mga basbata. Sila Samboy, kasama mo na dyan, di ba? Sila Hek. Ano yan? Asian Game mata yan? 83? Di ba, 83. Asian SEA Games na yan. 83 SEA Games yan. Oh, SEA Games. Andiyan sila, Gangkai ko ata yan.
Si Teddy kasama. Kaya nakikita ko dyan si Joy Loizaga. Kita mo eh. Yung katawan nandyan. Oh, number 40. Yan ang Richard Gomez namin ng araw. Si Joy Loizaga. Si Otas Ocho. Si Alfie Almario yan. Teddy Alfarero yata yung sa East. Hindi ko lang ma-identify yung iba. Pero masa yun yung team na yun. So anyway, so ilang beses ka nakailang beses na national team ka. Kamusta naman yung experience na yun para sa iyo? Kamusta yung experience na yun being national team, kasama mo yung best of the best ng mga amateurs at the time, tapos magagaling ang coaches, nakakilala niyo yung mga magagaling na player sa region natin, 'di ba? Ganyan. Anong experience na yun? Paanong nakuha mo ron? Ako tuwang-tuwa ako lahat ng nakita kong magagaling na try, syempre, tryout. Sabi kong gagaling na ito, parang hindi ako makukuha dito. Eh, sinasabihan naman ako ng paspasa mag-insayo ka lang. Ni Nat Canson. Alam ko, coach namin din si Nat Canson sa RP team. Noong 82? 1982 ang assistant niya, Larry Albano. Oh, may pinapahanap ako po ito noong 82 dyan. Ang ganda ng laban namin ng Japan, Philippines. Diyan sa India. Nagpa-charging sa akin yung hapon. Ginudo ko. Lumilipad ako sa ere. Eh. Sabi ko, ang klase pala itong mga hapatong. Gagaling pala sa judo talaga. Ginudo ko. Hindi pag-judo sa akin. Lumilipad ako eh. Ang ginawa ko, paggulong ko, tumayo ko, hinabol ko, binayagan ko agad. Ayun. The first time in the history, walang na-thrown out tata sa Asian game. Ako lang na-thrown out. Solid ka agad. 1982 yun. Sabi ko puta, iba pala to. Sabi ko, may thrown out din pala dito. Sabi ko, ang alam ko, walang na-thrown out sa Asian game. Ito yun, Asian game. Ito na yun, ito na Asian games. Ito. Asian game yun. Ito yung picture na Asian games. So, yan. Yeah. May nanonood na sa atin, Onchie, taga Chicago daw, si Wawi. Kinakabusta ka daw ni Wawi, galing Chicago. Ah, Wawi, yeah. Kamag-anak ko yan. Wawi. Ano ko siya, minessage ko, manood ka. Hi, Wawi. Stay safe. Yeah, dito mga kasama mo rito sa team, Onchie. Ito yung 82 eh. Nasa India lumaban. Nalala niyo pa yan? Yung first row. Sino yung nasa first row? Itoy sa kaliwa. Makita. Itoy yan. Itoy, Alfie. Alfie. Sani, Kabato. Hindi ko mabato. Kabato, Cuenco. Alfarero. Alfaredo. Alfarero. Yung 13, hindi ko. Hector Calma, kasama rin namin yan. Ray Perez. Hindi ba si Anthony Mendoza to? 13? Hindi namin nakasama si Anthony Mendoza. Mm. Yung sa taas, 17, up number 4 si Hector Calma sa likod. Tapos 17 si Romy Ang. Yung number 9, Romy hindi ko Ang, yeah. Romy Ang yung 17. Number 9 Dela Cruz. Ikaw ba yan? Ako yan. Ako ba, Charlie? 14 si Joey Lois. Joey Lois aga. 12... Cannot identify. Sino yan? 15 si Pearson. 15 si Pearson. Willie Pearson, oo. Baka si Billy Pardo yun. Hindi ko makita. Yeah, medyo maliit eh. Yung number 11, si Ray Perez yata, no? Si Ray Perez, lagi na pag-uusapan. Pag pinag-uusapan ka dati, Onchie, parang pinag-uusapan din si Ray Perez. May mga, naglalaban ba kayong dalawa talaga? Kayo ba yung matchup doon sa PABL noong panahon na yon? Hindi, kasi ibang hindi point guard si Ray Perez eh. Minsan nababantayan ko. Malakas ang katawan, siyempre, mga Cebuano, talagang laki pa niyan, ang laki ng katawan. Umahagis din ako. Yung 13 daw, si Glenn Capacio daw yung 13. Glenn Capacio? Daw. Hindi si Glenn. Ay, si Glenn yan. Yung 13. Wala lang yata yun. Baka si Open Mariano yun. Anyway. Yeah, well, more or less, ganun yun. Yeah. Maya't maya may sasabihin na ni Jay Mercado kung sino yun. May magsasabi dyan kung sino yung mga player na yan. Oo nga. Bago ka nagtanduay, bago ka nag-rookie sa PBA, naglaro ka nga sa Masagana, di ba?
Hindi ako na rookie. Ang naging rookie noon ng kasabay namin kasi halos kalahating team namin na masagana. Oh. Kay Ding Panganiban. Oh. Ano? Halos lahat, nakalahati, umakyat. Nagkawatak-watak okay. kami. Oh, kasi si Leo Austria, ano, nakasama niyo rin doon, di ba? Oo, oh, napunta si Leo sa Ciel. Oo nga. Romy ang kasama niya. Romy ang sa Ciel Pinyon. Si Aldo ba naging teammate mo? Si Aldo Perez? Oo, naging teammate ko rin sa ano yan, sa Masagana. Oh, di ba? Nag-shell din siya. Sa Ciel ang tatlo, di ba? Austria ang tsaka Aldo Perez. Nag-shell yung tatlong yan. Sabay-sabay yan. Hindi ko malaman kung naging kakampi ko pa si Aldo sa Ciel. Oh, baka, pero ano ka na? 89 ka na. 88 ka nag-shell, eh, no? 88 ka nag-shell. Baka wala na. 88. May nag- oh, lumabang kami na. Oh. Ano ba yun? 1988. Kankay ko nga daw, number 13. Yan, may nagsabi. Kankay ko. Oh. Si Artemio Kankay ko. Oh, oh, nasa Amerika rin yun. That's right, that's right. Thank you, Mr. Paul Lim. Sa nagsabi sa atin na si Kankay ko yung number 13. Buti, nakilala ni Paul Lim. Nako, maraming mga gagaling na fans dito sa show na to, Onchie. Minsan, mas marunong pa sila sa mga guest. Oo nga, nagugulat ako. Naalala pa nga nila yung mga nandurarawa ko. Ah, hindi. Hindi, yun naman talaga naging storya yun eh. Pero bago tayo pumunta ron, babalikan ko yung PBA draft noong 1985 kasi ito yung kauna-unang PBA draft yun sa kasaysayan talaga ng liga. So number one pick overall nun, si Sunny Cabato na napunta sa Shell. Number two overall pick, galing sa Philippine Christian University, Ramon Dela Cruz, napunta sa Tanduay. Ikaw yun, Onchie. Tapos number three overall, si Teddy Alfarero, napunta naman sa Magnolia. Number four, ayan, si ano, ni Robles, napunta naman sa Manila Beer. Tapos number five overall doon, si Ray Perez, napunta sa Ginebra. Number six overall, napunta sa Great Taste. Pero hindi ko alam kung naglaro sa Great Taste itong taga-Mapua na ito, si Leo Isaac. Yun yung number 6 overall. Tapos okay. Puro Shell na yung sumunod. Romy Ang sa Shell. Tapos Aldo Perez, Manila Beer. Tapos sunod-sunod na yung Shell. Si ano, si Jubinal, Austria, at saka Totoy Marquez. Mm-hmm. Yun na yun. Yun, yung draft order nun. Yun, Ito, may magandang comment ayun dito sa Facebook, ano, sa Facebook stream natin, Onchie, na sabi, di ko lang kung napaparood mo ngayon ng PBA. Kilala mo ba si Calvin Abueva? Oo, kilala ko. Sabi nung nag-comment dito, nagmumukhang seminarista si Abueva sa mga kwento ni Onchie. Yan ang sabi, ha? Salba, hindi lang kami inabot niya. Kung inabot kami, magandang laban niya. Magandang pukpukan. Totoo yan. Ayan, hindi naman kayo magkapwesto doon. Nakibata yan. Pero yun na nga, nung di after nung ano, nung run sa Philippine team after na nung PABL na halos buong masagana 99 na inabsorb nga sa PBA sabay-sabay, ayun na, nasa Tanduay ka na. Sino yung mga veterano nung time na yun, Charlie at saka OG pala, na kasama nyo dun sa, yung mga nakasama mong veterano dun sa Tanduay na sinabi mo, uy, kailangan kong bagayan itong mga to. Si, ano, Willie Neralao, Tanduyan, Alex Clarino, Alex Tan, Tito Varela. Okay. Ando pa ba si Alex Tan? Okay. Puro point kami dyan eh. Si Tony Torrente ba nandun pa? Si Tony Torrente nandun ha? Tony Torrente, inabot ka. Oh. Eh sabi ko, naku, paano kaya? Wala akong pwesto dito. Sigurado, mabibench ako na ito. Sabi ko, kailangan magpursige ko. Pakita ko na ano, kailangan mag-improve ang shooting ko. Kasi dati, wala akong shooting. Sabi ko, kailangan mag-improve ako dito. Tapos, pinag-aaralan ko si Willie kung paano ginagawa ni Willie. Siyempre, mga veterano yan. Eh, gusto kong gumalaw si Willie nun. Magkalimang agaw. Sabi ko, gagayahin ko ito. Gulang. And liit lang. Nakita mo, rumiri ba? Nalalaki ng kasabay. Lintik mang hawak. Eh, dati, lintik katawakan dyan. No harm, no harm. Yung kasama namin una doon, si ano eh, si Abit Gidabin hanggang sa kumalit si Mont Hernandez. Yun ang tatanong ko sana eh. Yung si Abit Gidabin na naabutan mo, anong impression mo sa laro ni Abit Gidabin? Bilib ka ba sa kanya? Magaling ba talaga?
sa isa si Abid, magaling kaso may init na ulo. Sa oh, may init na ulo ni Abid din dati ni. Eh. Madali magtampo, sabi ko dapat ito, hindi agad nagtatampo to. Eh ako talagang nagtitiis ako kahit ibang ko ako, sabi ko mabibigyan din ako ng chance, may pa mailalabas ko rin ang laro ko. Yung nga kinikwento ni Mon Fernandez eh. Yung kinikwento ko ni Mon Fernandez na konting ano, madali daw pikunin si Abid Gidabin. Yung daw ang lamang niya doon na, ano, na konting ano lang, maaasar kagad sa'yo yan, si Abid Gidabin. Totoo yun. Nagkatirahan pa nga kami niyan eh. Ni Abid Rebound na siyempre, eh, ang laki mo, eh, hindi kita patatalon eh. Gagawang kita ng paraan. Si Mo Fernandez, man, ang maganda kay Mo, relax lang, kalmado. Titignan ka lang niya. Pero huwag kang magpapasiguro, eh, at tulis ang siko niya. Si Mo. Makatama. Tama yun. Dami yung nga reklamo, yun ang reklamo ng mga import eh. Yung mga import na nakausap namin, naalala si Mo Fernandez dahil sa siko. Gusto kong maglaro yan si Mo. Ang galing pumasa eh. Pwedeng point guard. All around siya eh. Paano na gano? Paano nag-change ang chem, ang ano, ang timpla nung team nung nag-trade nga sila, yung Gidabin for Mon Fernandez? Ano na? Paano nag-iba yung timpla nung team ninyo nung na-trade si Gidabin para kay Mon Fernandez? Eh nung time na 'yon, parang yung team parang Abet, huwag ka magagalit sa akin. Parang nagtampo sa kanya. Hindi natin kailangan to. Mas kailangan natin si Mo Fernandez. Ayun ang nadidinig ko lang sa usapan. O, kukunin na natin si Mo Fernandez. I-trade natin si Abet. Eh kami, pa naman kami magagawa. Kundi, siyempre, we-welcome namin siya. Sino ulit coach nyo nun, Onchie, sa Tanduay? Nung rookie ka? Turo Balinso. Si Turo na rookie ko, si Orly Castelo. Ah, okay. Si Orly, kumusta naman siya na coach? Tapos nawala nga si Orly Castelo, ang pumalit, si Turo Balinsona. Turo na, oh, 86. Oo. Oh. Oh. Eh, si Turo, palang coach yun, titignan ka lang naman. Padre, alam na, pag-anong-anong lang yun. Alam mo na. Eh, sige, alam mo na kilala mo na naman si Turo. Kilala mo na naman nung amateur ka pa lang. Di ba? Naging player ka na ni Turo sa national team. Kasi nung bata ako, naglalaro sa amin niya sa Tondo si Turo Balinsona. Ang kasama niya, mga player niya no, si Ambo. Pablo Javier, pinsan ko yon ng Toyota. Ambo okay. Javier. Si Itiling Raymonte, napakagaling din nun. Inabot niyo ba yon si Itiling Raymonte? Hindi na ako, hindi na. Hindi na. Yung Javier, oo. Oh. Napakagaling lang, pinag sila Boy Mora, naglalaro doon. Yan. Dito, nasa ilalim ako ng tinitignan ko yung mga kung paano mang hawak. Ang gagaling ng kamay, sabi ko. Tapos si Bebet Ligaspi, nilapitan ko pa. Ang laki ni Bebet. Eh. Ligaspi. Kapatid niya, no? Kuya ni Emer. Kuya ni Emer, oh. Emer, Ligaspi. 6'3 yun. Parang Rudolph Katz lumaro yun. Sabi ko, laki na itong mamang. Gambewang lang ako. Lito lang noon. Sabi ko, sa ako, gagalingan ko. Kasi nakita kong kapatid ko naglalaro, kuya ko naman, di naman sanay maglalaro ng ano yun. Lalo na yung open league yun. Parang pinagtatawanan yung kuya ko. Sabi ko, magpupursige ko, gaganti ko itong kuya. Kaya Amerika ngayon, AP retired na. Si Ray. Nakwento mo. Sige, Sid. Yeah. Tanong ko lang, Onchie, nung nag-decide ka na mag-pro, mag-PBA ka na, meron ka na bang feeling kung sino kukuha sa iyo at gaano ka pang-ilang ka sa draft na kukunin? Wala, basta ang lumapit sa akin si June Celis, asawa ni Beth. Uh-huh. Sabi sa akin ni June Celis, gusto mo bata, isayo ka sa ano, Tanduay. Subukan mo. O sabi ko, sige. Ang sweldo lang noon, ngayon 10,000. Okay. 10,000 lang anong first year ko, second year ko, 12,000. Eh, malaki pa nga ang sweldo ko sa amateur, sa Masagana. Eh,
director ding panganiban. Mas malaki sweldo ko doon, yung libreng gas pa. Eh, pinatulang ko rin. Sabi ko, baka mamaya mapag-iwanan ako. Sabi ko, laro na subukan ko. Eh, wala magagawa pagka hindi ka nagtaga. So, minamataan ka na pala talaga ng tanbay. So, umpisa pa lang. Oo, oh, pinag-insayo ko. Eh, maganda naman ininsayo ko. Sabi ko, wala na ako ibang pupuntahan ko. Eh, ito, subukan ko lang. Ang dami pang point guard, sabi ko, mangyari sa akin. Pero nung RP team ako, galing kami Asian Game, kinausap ako ni Charlie Badjon. Bata, gusto mo, daling kita sa CRISPA. 18 anos lang nga ata ako nun. O 21, mga ganun. Sabi ko kay Charlie Badjon ko, sabi ko, dadalhin mo ko dyan. Kisrito, Bangkok. Ang bigat ang laban niya. Diyan yung Barela, Pabios. Eh, paano, anong mangyayari sa akin dito? Sila Edmund, eh, Bangkok. Hindi ganang ginagano. Ngayon ako dito, sabi ko, baka isang taon lang ako, wala na ako. Sabi ko, magpahinog muna ako, siguro, mga isang Asian Game pa. Nabanggit mo si Tito Varela, kinakamusta ka nga niya, kausap ko siya. Tapos nabanggit mo rin kanina. Oo nga. Nabanggit mo nga kanina na winelcome ka ni Jawo nung unang laro mo, di ba? Against Ginebra. Sino pa yung mga ibang mga veterano na, siyempre kilala nila si Onchie Dela Cruz. Nako, naninira to, medyo siga to. Sige, susubukan natin siya. Tira natin kung anong kaya niya sa PBA. Sino mga sumubok sa'yo ng gano'n? Marami, sila distrito, yan. Ricky Relosa. Hinahamon pa nga. Yan, yan. Sino pa ba? Sila to Atlas yan. Nakakatirahan ko rin yan. Marami, marami naman lumalaban eh. Kaso hindi ako nakapadaig. Ako, lahat na ako sa kahit, kahit sentro eh, no? Wala problema. Wala, wala akong pakialam. Basta ako, lalaban ako. Hindi ako pwedeng di ano. Eh, pinagalitan niya ako ni Rudy Salug nung time na ang ganda ng laro ko. Sabi sa akin ni Rudy Salug, ituloy-tuloy mo yan kasi maganda na ang laro mo. Ito ko na makikita ang ano, mukha mo dito sa PBA office. Sabi ko, boss, pagkakitin niyo ako naman. Suki ka eh. Alaga yan eh. Ang handler niya, ano, Amerikano. O sige, bibigyan kita. Sabi sa akin ni Rudy Salug. Bigyan kay Tantrayo, Onchie, ingatan mo yan dahil ikaw lang binigyan ko. Gaalam siya sa, ano, World Slasher yun, champion siya, solo champion. Sabi ko, sige boss, alam, promise ko sa inyo, hindi na ako papakita dito. So sige, wala pa ang 2,000, hindi na naman ako. Hindi na ako bibigyan dito. Mahilig ko yung manok eh. Ah, oh, mahilig sa sabon si ano, lalo na pagka bibrid dati yan eh sa Bacolod hanggang ngayon nagbibrid sila. Pagka may laro kami, tandua yan o, Ginebra. Sabi ni Rudy, gaw, saan ka? Bahay. O may manok akong dumating, punta ka sa bahay. Huwag ka lang mag-almon sa diyan, kaya na. Dito ka na kumain sa bahay. Sabi ko, sige, sige. Pupunta ako doon. Babarating ko yung manok ni Distrito. Kukunin ko lang, 1-2 lang ato, 1,000 bayad ko sa manok ni. Ang ganda ng manok ni Rudy Distrito. Sabi sa akin, gaw, parat mo. Sabi ko, eh, talagang ganyan. Eto kan, di naman tayo magkakalo. Ibigay mo na yung gusto ko, eh, binibigay naman sa akin. Kumukuha ko, 4 na pirasong manok. O, nanonood si ano, nanonood si Willie Henralaw, ha? Kamusta raw? Sabi niya, kamusta gaw? Oh, sabi mo, mabuti. Gaw, kamusta? Nagkausap nga kami niyan. Nakaraan sabi ko, pag nagawi ako ng kainta, papasya lang kita. Hindi ko alam kung pagawad pa rin yan. Eh. Para presidente na ng homeowners nila ngayon, itong si, ano, si Willie. Pero, andyan pa rin. Malakas pa rin sa kainta yan. Oo, oh, tsaka hindi, nakita ko yan eh. Pauwi na siya. Sabi mo, tagaw, hindi ka tumatanda. Ang laki ng tanda ng itsura ko sa kanya. Bata pa rin itsura ni Willie. Magaling mag-asawa yung asawa niya. Pero Onchie, no, kinilala ka nung nasa amateur ranks ka na
matinding defender. Yung rough defender talaga. Pero hindi nalalaban na marami. Maganda rin ang offensive game mo. At saka isa ka matinig na point guard. At isang proweba yan. Nung nasa Tanduay ka, ang dami yung kampiyonato nakuha. If I'm not mistaken, 3 championships ang nakuha mo sa Tanduay na ikaw yung point guard. Yun nga eh. Kasi yung karamihan, nakikita yung kawalangyaan ko. Yung kawalangyaan ko nakikita nila yung opensa ko. Parang di nila napapansin talaga. Kasi noong time na wala na ako sa PBA, may pumunta pa sa Ginebra. Sabi niya, naku mami, baka hindi kay Onchie itong bahay na ito. Binenta ko yung bahay ito, kaya ako napunta na Amerika. Sabi, baka hindi kay Onchie itong bahay na ito. Salpayan, galit ako dyan. Nakilala nila ako. Sabi niya, iba pa lang ano, pagkatao ni Onchie pagdating sa labas. Kasi ako salbahe lang ako, sakot, pero sa pakisama, magkasama tayo, hindi kita ilalaglag, hindi kita iiwan. Basta mamatay tayo kung mamamatay tayong dalawa. Mapalaban tayo. Oh. Iba akong makisama eh. Hindi nga, yung samahan nyo doon sa Tanduay, naging sanhinga ng tatlong championship. Pero yung kinagulat siguro ng marami, probably including yourself, noong 1987, noong open conference, nung nanalo Tanduay ng kampiyonato doon, ikaw yung naging finals MVP. Larawan mo naman sa amin yung experience. Oo. Yun nga, yun, maganda nilaro ko noon. Tapos magkakaroon ng awarding. Kinausap ako ni Boots Maniego. Sabi, Onchie, pumunta ka. Sabi ko, ba't ako pupunta dito? Hindi naman ako kasama dito sa... Ano, hindi, basta pumunta ka. Sinurprise ako ni ano, ni Boots Maniego. Ang kalabang ko, si Mon Fernandez, saka si Freddy Hubalde, sa best local player. Oo nga. Oo, ano panalo dito? Nagpunta ako, akala ko, yung pala, kinabukasan pa, ano, nakapolo pa ako eh. Nakapolo pa ako, sabi ko makapunta nga. Nung bumalik ako, naka-t-shirt na ako, isipan ng t-shirt ko. Alam ko, hindi ako magiging best local player. Ako pa pala makakakuha ng best local player. Yang nga ako, suit ko. Naka-t-shirt na bitin paint dami. So, bakit? Sabi naman ako magsuot nun. Sabi naman ako sa hirap eh. Hindi mo na-expect na siyempre kung Hubalde at Fernandez ang mga kalaban mo para sa award na yon, hindi mo na-expect na pwedeng ikaw yung mananalo eh, di ba? Hindi, wala sa isip ko yun kasi ang ganda rin nilalaro nung dalawa eh. Oh. Halos nagpupukpukan kami sa ano sa adit ko, siyempre bibigyan ng chance niyan yung mga veterano. Magkakabuton, veterano yan dahil mga sikat yan. Eh ako, bago lang ako na ano tanda laro. So ano naging ano naging reaction mo? Ano naging reaction mo nanalo kung tinawag ka? Anong feeling mo? Tsaka afterwards siguradong nag-interview sa iyo yung mga reporter. Ano mga sinasabi mo sa kanila? Parang gulat na gulat ka ba? Sabi ko, nagulat ako, hindi ko akalain ako makukuha ng best local player. Talagang parang di ako makahinga eh. Sabi ko, ano ba 'to? Sabi ko, ako pala magiging best local. Nahihiya ako, lalo na yung damit ko. Naka-t-shirt lang ako na, pambahay lang ang suit ko. Kasi hindi naman ako sanay manamit ng maayos nun. Kasi kung ano yung suit ko, eto ko, wala akong pakialam sa inyo. Ganun ang ano ko nun. Kasi, siyempre, laki ko sa hirap. Hindi naman ako sanay na maayos mo. Onchie, no, gulat na ako. Onchie, nung 1987 season yun, ikaw na ba yung starter nun? Hindi na si Willie? Oo. Na kinain ko na oras ni Willie Generalo dyan. Dahil maganda nga pinapakita kong laro. Tapos siyempre, sa insayo, talagang pukpukan kami ni Willie. Talagang seryoso. Wala kaming bigayan. Siyempre, para magamit ka, pakita mo rin yung ano mo. Yung husay mo. Eh, pupukan kami ni Willie. Agawan kami ng bola. Talagang, minsan nga, nagkakahamunan kami. Yung ensayo kami dati, pag ano, takbuhan sa oval, 100 meters. Sabi ko, Willie, daw, sabi ko, pustahan tayo ni Lamon. Pustahan tayo. 100 meters, karera tayo. Ay, lumaban ni Willie. Si Mon Fernandez, mabilis. Kala mo lang, kamagal, pero ang bilis. Malaki hakbang, ang laki. Pero si Willie ay lumaban. Matuling na nun, ha? Di ba matuling siya? Ha? Si Willie, matuling yun, di ba? Matuling siya, pero mahirapan siya sa akin.
Ayaw kasi si Willie mabilis sa unang tatlong hakbang, mabilis siya, pero ako mabilis din ako eh. Kasi lumalaban din ako ng karerang takbuhan sa hapon. Sa hapon. Oo. Oh. Hindi, saka siyempre, pagka sa tundo ka, napaaway ka, eh, kailangan matuloy ka rin tumakbo kasi baka mamaya mabato ka na, di ba? Ayun niya eh. Hindi, dati inabol pa nga ako ng taga dyan eh. Talaga? Inabol pa ako ng taga. Nako, ang bilis ko nga tumakbo doon. Talaga mo, papabilis ka noon. Onchie, nanonood si Jimmy Manansala. May comment siya rito. Kakampi na nga ako, tinitira pa rin ako. Ganyang katindi si Onchie. Pero magkaibigan kami. Ha, di ba? Kaibigan. Pagka ano, dati, pag wala ako siyan, sira sa sakyan ko, Jimmy, sasabay ako sa iyo. Magta-tricycle ako, papunta sa kanila. Sa tapos, pagka ano, minsan niya eh, pagka siyempre, kainan, nakikita ko malakas kumain, eh, medyo may karamdaman din niya. Sabi ko, Jimmy, ingat ka, yung puso mo. Gagalit sa akin. Ito, pambira ka naman, pinaalala mo ko, gutom na gutom ako. Sabi ni James sa akin. Galing niya. Isa rin sa gusto kong player niya, si Jimmy Manansala. Physical siya, hindi siya salbay lumaro. Talang masasaktan ka sa kanya. Ang lakas ng katawan. O, sa ilang sandali magpapakita kami ng mga Sidney sa kanila ni Charlie ng mga picture sa inyo na nakuha namin galing sa inyong career. Pero sa puntong ito, nais lang namin paalala, we'd like to invite everybody to please check out our podcast which is now on Spotify. An Eternity of Basketball is now on Spotify. Ayan po, ang ating podcast, just sa check out these social media accounts, and the podcast is for the show. My, you can take us on the go wherever you want, whatever you want now, because An Eternity of Basketball is now on Spotify. And then we also have the Globally Ballin podcast, which is also available on Spotify. So let's, yeah, po, the Globally Ballin podcast. You can check out the social media accounts right there, and the show where we take a surface level view of sports and opportunities around the world. So yan ang abangan din natin. And another one, of course, we have the Hang Time podcast. Kasama naman ang ating kasamang si Cassie Gormley, also available on Spotify. So that's all part of the Globally Ballin Network. Yan po yung mga podcast na available. An Eternity of Basketball, si Hang Time with Cassie G, and of course the Globally Ballin podcast. You can check them out sa ating social media accounts, and you can also check it out on Spotify. So sa puntong ito, ito na yung mga na sagap namin mga litrato, mga larawan sa mahabang karir nitong si Onchie Dela Cruz sa PBA na kinikilala nga the mini enforcer. So let's have some of those pictures right now. Ipakita natin dito. Yan, nakita na natin yan kanina. This was the team in 83. Yeah, pero ito, yeah, si Mama. Kasama mo na si Mama dito, Onchie. Anong masasabi mo rito sa higante kasama mo? Yan si Mama, napakagaling, simple lang, mabait siya. Pero playboy pala yan, hindi ko alam. May kasama siya noong Binibining Pilipinas. Nagulat ako, Mama, huwag ka magagalit sa akin. Ha? Sinasabi ko lang totoo, total, tapos na rin yan. Sabi ko, ibang klase ka pala, para kasi Richard Gomez. Nagulat ako, bibili ko sa isang kainan eh. Magte-take home ako. Nakita ko, magte-take home din. Nakita ko si Mama, ang ganda nung kasama. Saan ko makasama mo? Hindi mo alam, Binibining Pilipinas yan. Hindi ko lang alam kung sino yung... Huwag na natin sabihin. Bigla ka si OG. Hindi ko lang alam kung sino. Baka mama yan. Hindi ko lang matanda kung sino. Baka mama, magkabukin. Ang klase to, ha. Halo ko, ha. Lalo naman natin, anak ni Mama, si Billy, naglalaro pa rin sa PBA hanggang ngayon para sa panig naman ng San Miguel. Alam mo, sa ngayon, hindi ako nakapanood eh, kasi nabibisi ko minsan. Ito si Mama rin, ano eh, no? National team player din yan. And this was 1987 nung sumali siya sa Tanduay. Kasi Hinebra siya eh. Tapos lumipat siya ng Tanduay, bumalik din siya ng Hinebra afterwards. Yeah, maganda nilaro namin dalawa dyan. Mm-hmm. Ang laking tulong ni Mama, pamalit kay Mon. Tama. Tama. Tsaka ano, medyo lumakas na yung laro ni Mama Ril nung panahon na ito. Medyo dumadunk na siya. Ganda ng jump shot niya. Pati free throw siya, pumapasok.
Mm. Na nabigyan ng break ni Turo Balinsona eh. Si Turo ibang mag-motivate ng player. Pare, kaya kita ginamit, kailangan kita, sabi niya. Pakita mo 'yung laro mo para walang masabi sa iyo. Ayun. Sabi ko sige. Minsan pa nagtatampo ko diyan. Mm. One time, tukukan yung laban eh. Sabi sa akin ni Turo. Kapadre, sabi mo kaya mo lumaro. Sinagot ko. Puta naman pare, sabi ko eh. Nakita mo nung alis magpakamatay na ako sa laro. Ako pagsasabihan mong ganyan. Hindi ko kinikibo. Isayo namin kinabukasan, talo kami. Sabi niya, patre, hindi mo naman ako masakyan. Hindi naman ikaw pinagsasabihan ko niyan. Eh sabi ko, hindi maganda yan. Ang daming tao. Sabihan mo ako ng ganyan. Eh, natural. Sagutin kita. Pasensya ka na rin, sabi ko. Pero ako, nakita mo. Pagka pinasok mo ako, kahit masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, lalaban ako ng pukpukan dyan. Talagang gusto ko maging 100% na inaro ko. Total, nakababad na rin yung Tanduay uniform. You know, di pati rin sa picture na to. Ito, malapit mo nang bagsakan si Michael Hackett sa ulo. Naksang ako ulo ni Michael dyan. Kalduga ulo ni ano dyan. Mukhang kumreno ko eh. Tapos ito na si Rambo. Parating na rin si Rambo. Tapos sabi ni Steve Watson, binunggo ni, binunggo ni Rambo yan, natandaan ko yan, binunggo ni Rambo Sanchez, binaksakan pansiko, ang ginawa ko, inupawan ko sa ulo, talagang parang buko na hulog yung ulo ni Michael Hackett dyan. Parang namumutla si Steve Watson, alam niyo may mangyayaring masama. Hindi, maputi lang talaga si Steve Watson. Di lang, baka si Steve Watson papumulak dyan. Ilang minutes ba bago nakatayo si Hackett dito? Matagal yan kasi, medyo matagal yan kasi talagang kalduga ulo sa akin yan eh. Talagang binaksakan ko. Parang ang buo ko nahulog yan eh. Di, pero mabayo, hindi naninira yan. Oh, malakas si Michael Hackett. Malakas lang talaga. Malakas lang ang katawan pero hindi siya naninira. Hindi siya piko. Nakita natin yung Tanduay uniform kasi, siyempre, no, napag-usapan natin yung finals MVP mo noong 87. Pero ito, 1986 ito eh. Yung nag-champion kayo sa unang conference, yan si Rob Williams, si Andre McCoy, nandiyan din si Jolens, nasa gitna. Yung experience na yan, kasama yan si Rob Williams na point guard din, tapos yung championship first ng Tanduay. Kamusta naman yun para sa'yo? May natutunan ka ba dyan sa galing nitong si Rob Williams? Amador yun. Malaki natutunan ko diyan kasi tinuturuan niya, kasabi niya, Onchie, ganito yan, ganito gagawin mo. Dribble kang paharap, bigla ka umatras. Ngayon, pagka lumapit yung tao, salubungin mo. Yan, sigurado foul yan. Takot na takot kay Distrito yan. Sabi niya sa akin, I'll give you 5,000. Tirahin ko rin si Distrito. Sabi ko, akan na muna yung pera. Pero hindi ko naman titirahin, akan na yung pera. Hingan ko ang sapatos yan eh. Gusto ko mga sapatos yan, gaganda eh. Pero ano na pala, namatay na pala yan eh, no? Namatay na. 2014, correct. Kamador talaga. Layo ng tira niyan eh, no? Hindi nyo ba ginagaya yung range yan? Oo, hindi ko makakalimutan grabe. Eh. Halos sa midcourt na eh. Turn around pa. Tapos binababa pa yung bola sa likod niya, di ba? Habang binababa niya yung bola. Yung dribble niya sa likod. Yung dribble, walang bagal niya, pero hindi mo ano. Kasi pag dumikit ka sa kanya, ang nangyayari, pag dikit mo, hawakan ka niya, hindi mo mapapansin, hawakan ka sa may bewang eh. Kaya pagka galaw niyang ganun, iwan agad ang player. Pero ikaw rin, Onchie, sinabihan ka rin na ano, marami rin na humahanga dun sa crossover mo. Ewan ko, natutunan mo kay Rob Williams yan, no? Dati mo pa baon. Pero yung crossover na, kwento mo yung crossover mo, napakabilis eh. Nung araw pa, kasi nung naglalaro ako ng PCU, mga kaklasiko, mga tropa ko, sigsag. Pagka nag-ano ko, napakabilis talaga. Pinag-aralan ko yan. Sa tundo kami, parate kong may hawak na bola. Alas dos na ng hapon, hindi pa ako kumakain. Talaga nagpupursige kung gusto ko matuto ko mag-dribble na ano. Maraming hirap sa akin dyan. Talagang pinag-aralan ko yan. Mm-hmm. Siyempre, nung nakasama ko pa si Rob Williams, lalong nagkaroon ako ng sampo, ang galing nito, ibang klase mag-crossover. Tinuturuan ako.
Nakausap namin si JB Yango nung isang linggo eh. Sabi niya, problema lang daw kay Rob Williams, masyado raw talagang ano sa bola eh. Buhaya. Naman sa bola. Oo, oh, buhaya. Hindi raw talaga namamasa. Hindi, totoo yun, totoo yun. Talagang di namamasa pagka siya, siya lang talaga. Eh, hindi naman mananalo ang team pagka ikaw lang ang susyot eh. Kailangan lahat kayo umiikot. Marami kayong ano. Hindi naman pwede puro siya na lang. Sana kung puro pasok. Para Stephen Curry, pwede, di ba? Eh, hindi naman ganun kagaling ang kamay niya. Mas magaling kamusta ang kamay naman, niya lang kay Stephen. Kamusta naman si, ano, si Andre McCoy? Si Andre McCoy, iyakin yan eh. Magaling ang kamay eh, kasi nung nag-insay sa amin yan, dumating yan, unang practice sa amin, sabi sa akin ni Turo Balinsona, pare, saltikin mo yan, birahin mo kung lalaban, kasi iba ang labanan dito sa PBA. Sinubukan ko. Nag-gangawa eh. Tapos, ay magpakita ng laro. Lalo si Rob Williams, pa ganun-ganun lang, pa baby-baby. Nung first game, ang galing pala, nung dalawa. Pero mas malaki galing ni ano ni Rob Williams yan. Ano naman, NBA veteran kaya naman talaga yun. Makoy doon kay Gallego, daddy. Binaby siya noon eh, daddy. Daddy raw yun. Oh, batang-bata pa si Makoy doon eh. 20 years old lang yata sa nung nakuha ninyo as import yun eh. Parang ganun. Magaling din mag-crossover. Pero ang layo niya, ang layo ng laro kay Rob Williams. Sabi ko si Rob Williams, kung dalawang ganyan lang na import, may ganyang laro rin si Rob Williams. Malaking chance ng champion. Pero yeah, marami ka nagsasabi. Marami ka nagsasabi, Onchie, si Rob Williams, top 10 ever daw in the history of the PBA na pinakamagaling na import. Eh. Sangayon ka ba doon? Top 10 of the best imports yun. Oh. Totoo yun, totoo yun. Sangayon ako doon. Ito naman picture na ito. Ano ito? Kaya ito ni Joey Lloyd Saga to eh. Joey, oh, Joey. Ah, RPT. May pinaplano kayo ni Joey ah. Oo, may pinaplano kayo ah. Hindi kasi noon, naglaro kami sa India. Sa India ata yan, Asian game eh. Laro kami niyan. May nakita ako. Ano, tiga India, pero nag-aral siya sa Europe. Sabi ko, ang ganda na ito, Joey. Bubulahin ko to, sabi ko kay Joey. Bulahin ko to, kaso, puta, mahina akong English. Sabi ko, hindi ako marunong mag-English, Joey. Ikaw liligaw, ha? Kinuha ko yung number. Si Joey pinakakausap ko. Sabi ko, sige, bahala ka na, Joey, lumigaw. Hindi ko maano. Ang ganda ng babae. Tawa nga ako ng tawa, eh. Noong ano, hindi ko na makakausap, eh. Eh, alam mo naman, pagkadating sa mga English-English eh, hindi ako sanay dyan. Ako, pagka sosyalan, hindi mo ako mapapaatin ng party, sosyalan. Doon ako sa squatter. Sanay ako doon. Eh, si Joey, sanay doon sa mga ganyan. Makipag-usap sa mga ganyan, eh, di ba? Oo, konyo-konyo yan. Espanyol yan eh. Sana ka nanonood ngayon si Joey eh. Para matinig, matinig pati eh. Matinig pati yan si Joey. Oo. Hola, Joey. Hola. Oh. Body-body ko yan. Oh, di magaling naman makisama rin yan. Nga ako dyan eh. Nagulat ako, kinuwanan ako niya. Pupunta ako ng CR, katatapos lang ng game namin. Si CR ako eh, kakwarto ko yan eh. Pahubo na ako eh. Kinuwanan akong picture. Ang ina partner, ba't mo ako kinuwanan? Nakalabas yun. Tarantado. Binigay na rin sa akin yung picture. Oh, pero ilan po niya ginawa, di ba? Oh, si Mayonnaise yan eh. Si Mayonnaise. Ang lakas sa Mayonnaise. Talaga. Ang dalawa ni Almario. Oo. Ito, 88. Ito. Oh. Yeah, 88. Your foods. Your foods na. Ito, puro bata na kasama mo rito. Yan ang Lastimosa, Capacio. Sino pa ba yung anong dyan? Tanuan. Biglang ikaw na yung veteran dito sa team na to. No? Patrimonyo. Oo, oh, patrimonyo. Hindi, andiyo sa Galvalde. Oo nga, si Freddy, oh, yeah. Si Yango, si Freddy, si Mon, tsaka ikaw, General at si Billy Generalaw. Oo, oh, lima kami dyan, at Anduay, kinuha kami. Mm.
Tapos puro national team na bata naman ang kasama nyo rito. Ano experience nito, Onchie? Sandali ka lang ng Pure Foods, pero halos pa Hall of Fame na lahat ng mga nandyan sa picture na yan. Oo, sabi ko, ibang klase itong mga kasama ko, mga superstar sa amateur to. Napakagaling na itong mga player na to. Tuwan-tuwa ako kay Jojo Lastimosa. Kasi Ron Rubin, hindi nakakadang sa amin si Willie Neralaw eh. Lahat kami nagdadunk eh. Sabi ko, Willie, dunk ka. Hindi kaya, gaw. Tama na yun. Tuwan-tuwa ako kay Jojo. Parang si Jordan Dumang. Grabe nga. Grabe si Jojo nung rookie year niya eh. Malakas yung team na yan. Talagang pan-championship yung team na yan. Panlaban yan. Oh, nakalimutan ko na nga si Al Solis pala. Nandun din, ano? Yes. Hindi ko ma-identify na sa gitna ni Freddy Ubalde at ni Mon Fernandez. Sino yan? Yung may bigote. May bigote. Anong nga sa panya? Katapit ni Don Ramon. Maliit. Maliit. Sigurado kilala natin. Hindi ko lang ma... Hindi clear. Hindi kasi clear. Sino pa rin yan? Si Padim Israel. Padim Israel. Oh, Karen, sa anim pala kayo. Okay. Si Padim nga. Anim kami. May bigote. May bigote si Padim dyan. Oo nga. Kaya nakita niyo picture ni Padim. Galing ako American yan eh. Nag-post si Padim sa Facebook kanina. Laguna ng buka. Puti na. Lahat sila. Ha? Mga sampu agad sumagot, Padim. Okay. Okay, thank you. Salamat. Hindi lang clear yung picture. Kasi yung moment. Yeah, ano pa siya doon? Yeah, hirap na hirap ako nung nagtitraining kami dyan kasi palagpunta ako Amerika, ang timbang ko 175. Mga isang buwang mayigit ako. Pag uwi ko, mga 220 ko, 230. Hirap na hirap akong training dyan. Pauwi ko lang, wala pa akong tulog. Hindi sayo. Nahirapan ako, jogging. Pinatatakbo kami ni Mon dyan sa UP. Ateneo. Sabi ko, patay ako dito. Hirap na hirap ako kaya nung ano. Hindi ako ganong nagamit dyan. Nagpaalam naman ako na maayos kay Mon Fernandez. Sabi ko, Mon, lilipat na lang ako ng ibang team. Kasi, pare, intindi mo ko, may pamilya ako. Baka magutom ang pamilya ko, mawala agad ako sa PBA pag di mo ako nagamit dito. Siyempre, nag-expect ako dahil sa Tandway nga, di ba? Ilang kami kinuha? Anim. Puro talagang maayos naman ang mga nilalaro namin. Eh, dito, hindi ako nabigyan ng chance. Nabigyan ng chance sila Al Solis. Yola. Bata. Shell na to, pero dito ka lumipat, di ba? Parang Pure Foods. Yeah. Shell ka. Oh, yan. Lumipat ako dyan. Pero, pwede ba natin, ano, bago natin pag-usapan yung stint mo sa Shell, tapos sa Tivoli, di ba na sa Pure Foods, sabi mo, ang lakas ng team. Tapos nag-finals kayo agad, first conference pa lang, di ba? Kasama nyo si David Thirdkill ulit. Si Thirdkill ulit, ang import nyo. Anong nangyari dun sa finals? Anong naaalala mo? Bakit kayo natalo dun? Yung time na yun, ang tingin ko si David Thirdkill, parang nagluloko. Hindi ko siya niusgahan, ha. Pero yung time na yun, parang wala sa condition eh. Parang ayaw niyang lumaro ng gusto. Parang binay-baby niya. Sabi ko, kailangan natin ng pera. Naku, sayang. Sabi ko, kailangan mag-champion. So, lalo na nakasama mo na kasi nung year before. Nilaro sa, diba? Tanduay, o. Tanduay. Talaga, wala makakapigil sa kanya pag gusto niya. Eh, yung layup niya, imbis na pumasok, lumalabas na rin eh. Bumabalik eh. Sabi ko, ano bang nangyayari dito kid? 16 points nga lang siya, di ba? Game 7. Tapos ay maglaro. Kaya nga eh. Kaya, di ba? Para average niya, 45 yata. Ganun. Tapos naging 16, di ba? Oo. Totoo yun eh. Ikaw ba naman eh, halos wala kang labasan, ganun lang kakamada mo. Eh ako siguro ko, ako ginamit siguro niyan eh. Pagka ganun walang labasan, kaya ko, basta pupukul ako ng pupukul. Sigurado naman, may masisip ka. O, ito, Shell naman ito. Kailan ka lumipat sa Shell? Di ba? After first conference, lumipat ka na eh, di ba? Lumipat na ako, nagpaalam ako. Oo. So, nung second conference, kalaban ng Anyeho, kinalaban ng Pure Project Anyeho, wala ka na doon eh, di ba? Wala na ako. Doon kasi nagsimula yung Manila Classico eh. Doon sa ano na yun eh.
sa bakbakan pero, na yun. Pero anyeho yun eh. Sayang. Sana nandun ka pa. Oh, oh, lako, di, lalo nagkagulo-gulo kung nandun ako. Diba? Baka nakatulog ka sa kanila. Natalo rin sila nun eh. Kailan ka lang ako rin ng ano ah. Yung Shell Ginebra, anyeho ata. Oo. Knockout system kung sino papasok. Tinalo na ang kalaban namin. Tinalo namin ng Ginebra noon. Ang nakalaban namin championship si yung San Miguel niya. Yan yung team na yan, Shell. Eh sabi sa akin nung mga si sabi ni Jolly pa nga sa akin noon eh. Onchie, saan ka pupunta? Uwi na ako, coach. Gugutom na ako eh. Pagod ako, eh, gamit na gamit ako. Eh, sabi niya, Onchie, wala ka last na pang-shell, tsaka player lang. Coach, huwag kayong mag-alala. Sabi ko, tambay ako ng Pasay sa Astral doon. Sabi ko, andyan mga tropa ko. Sinalubong agad ako nung ano, yung tigasigaw ni Joe Worski doon sa taas, sa bleachers. Katurata pangalan nun. Sumisigaw sa akin, Dela Cruz, demonyo. Demonyo raw ako. Tinawag ko siya, lumapit sa akin, halika nga dito. Sabi ko, mukhang masama tingin mo sa akin. Hindi, boss. Kukunin ko yung bag mo, dadaling ko sa kotse mo. Binigay ko yung susi. O, ito, 100. Tuwan-tuwa na yun. Sabi ko, tsaka pagka nakikita ko noon, kalaban namin yung Nebra, sasalubong na sa akin yun. Boss, daling ko na yung bag mo sa ano. Sabi ko, ayoko madidinig, minumura mo ako sa taas. Ha. Ayoko makakadinig sa'yo. Eh, ang dami kong tambay ako ng Pasay din nun. Dami kong tropa rin dyan. Hindi naman ako sinigawan. Okay na kayo. Oo, oh, okay na kami. Tuwan-tuwa ako, siyempre. Maganda nilaro ko dyan. Doon ata nung knockout ng Ginebra Shell na yan. Binanatan ko ata dyan si Pido Harencio. Mm-hmm. Andiyan na ata sila, ay hindi, Loxin, andiyan na ba sila Loxin noon? Andiyan na ata, naglalaro na rin sa Ginebra ata. Hindi, wala pa yata. 93 pala yun, yung bumalik ako. Oh, 90s pala yun. 94 si Loxin na first panay pick. Yeah. Ang, ito si na, ay, dyan pa nga si Freddy, lumipad din si Freddy from... Si Freddy lumipad din from Pure Foods eh. Alam ko eh. Saka si Vic Sanchez andyan din eh, di ba? Nagkasama-sama kayo eh. Oo, kasama namin si Rambo dyan. Anong year na ba to? Mga 80? Ano to? Nandyan na si Dante Silverio. Oh, that's 89. 88? Ano mas para? Ah, 88 ito. Si Jimmy Manansala. Si Jimmy oh. Si Jimmy Manansala. Jimmy Manansala, Bobby Parks. Hindi, pero nandiyan na si Romy De La Rosa. Hindi ba si De La Rosa yun? De La Rosa, Romy, kasama na namin dyan. Sa gitna, hindi ba si Romy yun? Sa second from right? Katabi ni dyan, no? Jimmy. Hindi ba siya? Sa pinakamaitim dyan, si Romy. Mukhang si Romy nga yan. Kasama ko sa Amerika yan, nagkarpintero kami. Ni Romy, sabi niya, dintik na buhay natin to. Dati, palaro-laro lang tayo ngayon. Karpintero na tayong dalawa. Ito nga naalala, siyempre. Sa liga. Yung mga, ano eh, parang nagtatalo kung 88 daw yun o 89 eh. Kasi kung 89 yun, di ko noon, adyan pa si Paras. Kung 89 yun, dapat kasama na si Paras. 88 yan, wala pa rin si Bagsano. Kasi 88. Oo. 88 kasi si Silverio eh. Hindi ko kasi imagine. Late 88 si Dante. Yung third conference eh. Pero ito kami nagsabi. Wala eh. May nakakaalala nung Anyeo versus Shell eh. Import was Bobby Parks, Derek Rowland against Joe Ward and Tommy Davis. 88 nga yun. 88 yan. Bakit yun si Romy yun? 89 din kasi si Romy. Paul Herrera nandiyan, no? Yan si Paul Herrera. Si Paul Herrera. Victorino kasama namin diyan. Oh, yeah, si Manny sa likod doon, sa likod sa may kaliwa. Mm-hmm. Na-trade kasi sa the season before, eh, 'di ba? Nandiyan, kay Dick kasama rin. Kay Dick trade.
Ay, baka hindi si Romy nga yan. Baka si... Hindi ba si Coach Leo yan? Austria. Hindi. Yung book, hindi okay, ganyan. Kasama eh. Namin din si Leo dyan, baka. Leo Austria. Oh, kasama o baka nga, baka nga siya. Ito hindi lang malinaw masyado. Oh, baka si Dante, si... Kamusta naman na coach Onchie si, ano? Si Dante. Coach Dante. Dante Silverio. Yung time na inabutan namin si Silverio, malayo sa mga bagong coach. Malayo siya. Siyempre, una, lalakas ng player niya nung Toyota team. Lalakas talaga. Talagang parang pure coach din yan. Eh. Yung mga inabutan namin na tama namin sila Diolas. Parang ganun naman. Malayo na yung pagpo-coach niya doon sa mga bagong coach sa PBA. Malayo eh. Pinagmamasdan namin. So, parang napag-iwanan, ganun? Oo, napag-iwanan siya. Siyempre, ang tagal na wala sa basketball niya. Tapos nag-meeting kami. Sabi ko, kunin natin ko si ano, Silverio. Dati Silverio. Kala namin, talagang, ano, hindi pala ganun ka, ano, na, siyempre, alam mo, pagka natigil ka, malayo eh. Malalampasan ka talaga eh. Unang-una, hindi ka active. Paano gagawin dito? Ganyan. Eh, siyempre, bigla na lang kinuha uli siya. Eh, nagpapasalamat naman siya na nabigyan siya sa chance ang makapag-coach doon. Pero wala, sabi ko. Tapos nagkaasaran pa kami niya ni Silverio. Yeah. Sabi ko, coach, pinsan ko si Pablo Javier, yung player mo ng Toyota. Yung pala, yung pinsan ko, may ginawang kalukuhan sa kanya. May patay ko, para ako nakadamay, may, parang may init sa akin. Bira naman parang may ako na pag-initan ako. Hindi ako pa nga nag-pursiging pakuha siya. Hindi ako ginagamit. Sa'yo, nagpaalam na ako. Doon yung nauso yung shorts na mahaba. Nagpagawa ako ng shorts na mahaba. Gumaya sa akin si Benji Pangas. Pasok ni Benji. Ay, papagawa ako ng shorts na mahaba. Ba, nagsunura. Tuloy-tuloy niya. Sabi ko, coach, aalis na lang ako, coach. Sabi ko, siyempre, may pamilya ako. Baka mamaya, bigla ako mawala sa basketball. Hindi mo na ako kailangan. Sige, Onchie, wala namang pipigil sa iyo. Libre-libre kang umalis. Sabi ko, salamat, coach. Binigyan niyo ako na, please, nagpaalam ako sa kanya. Pero masama loob ko, siyempre, hindi ako lang. Kalakasan ko pa niyan, eh. Kalakasan ka, tawang, sabitin ka ng chance. Pumasok ko yung finals nun eh, di ba? Kailangan mo San Miguel. Anyway, ito na yung next photo. Ito. After, gano'ng kang katagal sa Shell? Tibuli. Oo nga. Pero gano'ng kang katagal naglaro sa Shell? Bago ko lumita. Ayan o, sabi. Ayan, napunta ako ng Tibuli. Maganda ang nilaro ko. Binigyan this is 1989 ito. Oh, 89 yan. Okay. Coach Mariano. Ikaw naman yung kakampi mo rito. Arnie Tuadles, Abby King. Kawawa yung dadaan sa inyong tatlo. Ah. Ay, pero kita mo naman yung mga kailera nila. Gonzalgo, Cuenco, District. Saga. Pagulong laban to. Ah. Sila yung malaki chance namin lumaban ng championship. Pero yan, yung time na yan, nawala si Alan. Sabi ko, mag-champion kaya kami. Talaga underdog kami dyan. Yung game 7, no? Di ba yan yun? Yeah, Anyeho to eh. Anyeho to. Yung susunod yata na photo yung nag-champion kayo. Pwede mo natin tingnan yan. Next picture? Ay, hindi. Ito muna. Maraming kwento itong picture na to eh. Ikaw na magkwento, Onchie. Kung ano nangyari dito? Wes Matthews. Hindi, kasi nung time na yan, sabi sa akin ni ano, ay ni Gotaw matalo kami. Sabi ni Gotaw, hindi pwedeng matalo tayo dyan. O sige, sabi niya, Onchie, alika, sabi ni... Total, wala na naman sa PBA ang presto. Sabi sa akin ni Gotaw,
Onchie, ako bahala sa iyo, suntok mo West Matthews. Sabi ko, boss, sabi ko, kaya ko suntukin yan, pero paano naman ako, baka matanggal lang ako ng lisensya, eh, sasagutin mo pamilya ko. Hindi naman siya makakibunan ganun. Basta gawa mo paraan. O sige, sabi ko, yun, naisip ko, duran na lang sa mukha. Pag sinuntok ako, siyempre, makikita mo na suntukin ako, eh, magsusuntukan kami. Eh, yan, yung pala, nakaabang na pala yung photographer dyan, kitang-kita. kung mas malinaw ang kopya sana natin, kitang-kita mo eh. Kitang-kita mo talaga doon sa, ano, sa gitna ninyong dalawa eh. Parating kopya na. Mo niya, malinaw. Oh, parating na sa kanya eh. Wala, ito na yun eh. Isipin mo, NBA champion, dalawang beses, dinuraan mo. Nakalimutan ko na anong ginawa niya. Pero anong ginawa niya sa'yo nung dinuruan mo? Wala, eh, alam mo, isa lang English ko eh. Alam mo naman, mahina ako umingles. Ang sinasabi ko lang sa pagka winawarning ano, gonna kick your ass, sabihin ko, remember, you're in the Philippines. Yun lang ang English ko eh. Remember, you're in the Philippines. Okay? Yan, sila Dexter Siao, sasabihan ako niyan. Nagugulat ako, yung mga import na yan, pagdating dito sa Pilipinas, mga 6-1, 6-2, tao ko yan eh. Nagugulat ako, kilala ako, hi, Onchie. Oh, wait, don't hit me, okay? Oh, okay, don't shoot, man. I don't hit you. Ginaganan ko. Don't shoot. May papan na pala kayo eh. Pag nag-shoot sila. Oh, lalo si import. Aabutin yan, pagka maganda laro. Carlos Briggs. Pinera ko sa Tagiliran din yan. Galit na galit sa akin yan. Ang galing no, hirap bantayan. May hilo-hilo ko. Pag binabantayan ko, pati yan, si West Matthews. Ang galit. Eh, starter na nani yan, di ba? Sa NBA yan. Lakers. Oh, starting so. Five yan. Hindi, yeah, Lakers hindi. Sa Bulls yata. Back-to-back siya sa Lakers. Bulls ba yan? Kala ko Lakers. Nag-Lakers yan. Nag-Lakers champion siya. Champion sa dalawang beses sa Lakers. Pero bago noon, nag-Bulls muna siya. Tsaka Spurs yata. Huling-huli talaga, no? Isa sa mga iconic photos ng PBA ito, eh. Alam nyo kasi, pero, di ba, hindi lang naman first time na napag-usapan natin yung ganyan, yung nandura sa game, no? Kasi Bernie Fabiosa na-mention niya, I think Francis Arnaiz mentioned that also sa mga past episodes natin. Parang mas uso siya noong 70s, eh. Kaya yung nangyari ito, 90s na, parang nagulat lahat ng tao, yun, nanunood sa TV, di ba? Parang di na kasi masyadong uso nung panahon na ito, eh. Saka huli, si eh. Huli Revilla, to eh. Si Johnny Revilla, nandudura rin yan. Oh, yun na nga. Alam mo, nandudura rin yan, si Marcelo. 70s, 80s. Sa Campo ata, dinulan yan, oh, si Marcelo, hinabol si Johnny Revilla. Holy Marcelo. Eh yan, sabi ko, pang Cywar yan. Kailangan sirain ko laro na ito. Eh, hindi naman ako masagot ni ikaw. Tao. Sabi ko, pagka sinabi niya suntukin ko, susuntukin ko talaga eh. Pero to, rumble ang kinalabasan nito. Hindi, nagkaawatan niya ito. Hindi naman nagkaabutan to eh, no? Nagkaawatan to eh. Hindi. Pero isipin mo yun ha, sa'yo, Onchie, pinababantay. Sabi mo, Dexter Siao, pinabantay sa'yo, Carlos Briggs, West Matthews. Ano naman pakiramdam mo na yung kumpiyansa ng coaches mo na bantayan itong mga kumakamada ng 60 points, 70 points, bakit sa'yo ina-assign? Eh kasi una-una na alam nila na tarantado ko lumaro, mapipigilan ko to, gagawin ko ng paraan to. Hindi nila kailangan din sabihan ako eh. Dahil automatic sa akin yan, pagka ano, kailangan manalo team, gagawin ko ng paraan to. Di balay itong mga thrown out, maano. Kasi kailangan manalo team namin. Eh kumpiyansa sa akin, siyempre, papasalamat din ako, titiwala sa akin ng coach na, eh kaya mo yan. Eh minsan talagang magugulat kay halos hindi ka na makahinga, ayaw pa akong palitan. Talagang lawit na ang dila ko. Lalo na pagka si Siaus ang nakadikit mo, nako po. Parang halimaw eh. Si Siaus ba yung masasabi mo ang pinakamahirap? Talagang kakainin ka lang buo. Sasama ka lang maangat noon. Eh pag nakikita niya ako, medyo nangingilang. Nakapagin pa ako eh. Yun yung pinakamahirap, tinatanong ni Sid, yun yung pinakamahirap mong nabantayan na import ito si Dexter Siaus? Hindi, mas nahihirapan ako kala
Carlos Briggs. Tsaka dyan kay Wes Matthews. Kasi ibagalaw ni Carlos kontra Chempo. Sabi ko, paano kayong bantayan to? Iniisip ko, sabi ko, ang lakas naman mag-dribble sa kaliwa. Kasi ang player kasi, tinitignan ko, pagka nasa bench ako, tinitignan ko kung saan siya malakas mag-dribble. Kunyari, kanan, ipilitin ko siya mag-dribble sa kaliwa. Pepersahin ko siya mag-dribble sa kaliwa. Hindi, nangyayari, ang mas lalong magaling ka sa kaliwa. Bilang iikot sa akin, sasalubungin ako, ang galing. Sabi ko, hirap, di ko kayang bantayan ko. Eh, siyempre, wala akong... Di mo rin mabanatan. Hindi mo mabanatan. Oh, doon ko na umpisa ang banatan yan. Uunti-untiin ko yan. Sabi ko, para magulat. Eh, sabi ko, pag ako naman sinuntok, lalaban naman ako dyan. Hindi, saka si Briggs, basta kita rin, tumitira na eh. Kaya mahirap bantayan eh. Si Briggs, basta kita na rin, titira na eh. Oh, layo rin tumira nun. Oh, ito, champion naman. Yun. Champion ulit. Pero ang galing din, para pa si Rob Williams din maglaro. No, nag 89 points yun. Oh, ito, new championship. Yan, yung kay kaibig yan, champion kami. Oh. Yung headline, experience over youth. Kasi Pure Foods na kalaban yun nun, ano? Kasikatan ni Nanay, ang kagalingan ni na Patrimonio and Lastimosa Codinera. Tapos wala si Kaidik nung game 7. Wala si Alan nung game 7. Wala si Kaidik yan. Sabi ko, dapat mag-double effort kami. Dito, sabi ko, marami nagsasabi, hindi kayo mag-champion, talo na kayo, wala si Alan. Eh, laking bagay ni Alan Kaidik sa amin. Talagang ako, number one na hinahanap ko agad pagka kami dalawa magkasabay siya. Kasi kay Alan, hindi ako nahihirapan maglaro ng basketball. Pag natitigan ko lang si Alan, gagawa agad ang paraan si Alan. Pag didikoy kami dyan, eh, bubuka lahat sila. Ang gagawin ko, dribble ko sa gitna, bigla akong sisig sa ganyan, bigla naman lalawit si Alan pagka siyempre nakatingin na sa akin yung tao niya. Bigla lalayiigtad. Ang dali ng basketball sa amin ni Alan dyan. Mm-hmm. Tapos ano talaga eh. Parang sigurado parati kayo eh. Ha? Oh, para sigurado parati bitiw ni Alan eh. Pero yun nga, wala siya nung game 7 eh. Diba? Si Arnie yung bumuhat nun, diba? Ay hindi, Hinebra pala yun. Pure Foods pala to. Hmm. Oh, Pure Foods. Pure Foods. Situado na dito. Si Arnie gumawa dyan ng maraming points. Di ba? Si Arnie gumawa dyan. In game 7. Si Arnie. Tapos, Padim Israel. Kasama mo nga ulit si Padim at si Willie dito. Yeah. Champion na naman kayo. Maganda rin yung ginawa ni Willie Neralodian. Pinalabas ni Alan to sa YouTube channel niya. Kaya yung game na to. Pure points dyan. Kumalat yung ano namin, points namin dyan. Halos lahat. Kumamata kami dyan. Ang lakas din ng mga sabit ng panan eh. Lahat ng veterano nag-step up dito eh. Team effort talaga nangyari. Ibang klase si Abby King eh. Pagka nagkasabay kayo sa taas, parang padre bubanguin mo dun. Di ba lakas ang katawan niya si Abby? Magaling mag-set ng ano, no, ng mga screen, galing mamasa. Ito, Onchie, may tanong ako sa'yo. Diba, napanggit nyo lang din si Abby King at saka si Arnie Tuadles. Sa tingin mo ba, di ba, meron na tayong top 40 greatest PBA players. Sa tingin mo ba, dapat karapat-dapat yung Abby King at saka yung Arnie Tuadles masama sa top 50? Pag gumawa na ng panibagong 10 na listahan, dapat ba kasama yung Abby King at saka si Arnie Tuadles? Oo, dapat kasama yun. Dapat kasama yung dalawa na yun. Dapat dati pa eh, sa akin ha. Nagulat nga ako, ba't di nasama yun? Nakita mo naman yung Arnie Tuadles, lindi ka effort niyan. Kahit nung rookie siya sa Toyota, napakagaling talaga. Yan nga, tinuturoan ako ni Arnie Tuadles. Noong kalaban namin, Alaska, kos, bigyan natin ng one-on-one si Onchie kay Johnny Barrientos. Di ako naman, siyempre, tuwan-tuwa. Ah, masisingle ko to si Johnny Barrientos. Binigyan ako ng play para iloko si Johnny. Hindi ko maitulak pa atras. Ang lakas pala ng bewang niya. Johnny Barriento. Ang lakas pala ng bewang ito. Inaatrasan ko, ilolopos ko. Eh kukuyugi naman ako ng malalaki nila. Araneta. Ang lalaki ng player niya. Bigla akong pagka ilolopos ko si ano, biglang lalapitan sa akin. Hindi ko mailopos. Babalik ko na naman kay ano.
kay Alan o kay Arnie yung ano, saan itong hirap ilokos. Malakas ang katawan ni Johnny Barrientos. Siyempre, batang-bata yan. Pawala na rin kami sa PBA niya. Mabalik na tayo dito sa Game 7 na to, Onchie, no? Na nakausap din namin si Abe tungkol sa larong ito, itong Game 7 na to. Sabi niya, parang yung Pure Foods di raw nila alam kung sinong babantayan nila kasi wala nga si Alan, So parang nalito sila. Tapos lahat kayo kumana. Pero sabi ni Abe, kung sa Game 1 daw nangyari yun kay Alan, wala raw kayong pag-asa mag-champion. Swerte lang na Game 7 na wala si Alan tapos hindi alam ng Pure Foods kung paano mag-adjust kasi hindi na nila alam kung sinong babantayan nila. Sang-ayon ko ba doon? Totoo yun. Kasi hindi nila alam nga kung sino babantayan, Ang unang ano nila, baka unang-una si Arnie Tuadles, baka bigyan ng Lopos o si Abiki. Hindi, nagkagulo-gulo nga, nagulo-utak nila dyan. Lahat kami kumamada. Ultimo si Demihilio. Oh. Ginamit ang ganda ni laro dyan. Demihilio, salubungan tuhod nun, pero napakagaling dyan. Tuwa nga. Sabi ko, double effort tayo. Yan, sabi, bago ang game namin, kunyari, practice kami ngayon, may game bukas. O manunood kami ng video kung paano babantayan itong galaw na ito, saan ka nakapwesto. May kainan kami nung gagawin ko, pagkakain ko, natutulog ako. Mapupuna ako, natutulog ako. Sabi, tingnan mo si Onchie, tulog na naman. Ako, hindi ako mahilig Yung panunuorin mo yung kalaban yung team, hindi ako mahilig magpanood. Basta ako, pag nakita ko yung player, alam ko na gagawin ko dyan. Una-una, number one na ano ko dyan. Saktan ko yung player na yan. Medyo may ilang nang lumaro yan. Kasi unang-una, yan na rin ang na ano sa akin ng mga referee, madikit ka, foul. Pagka yan, nakalaban ako, nakikita nila na kasi Onchie kalabang ko, medyo ingat tayo dyan. Wawala sila. Medyo magagalit-galitan lang ako ng konti Ilag na lumaro yung mga yan. May isang nagtatanong dito. Ito si Michael Yulo. Sino ba to? Si Willie Mercado Cheng. Tinatanong nila, kamusta yung mga laban nyo daw ni Jaworski? Kasi si Jaworski naman talaga, maraming sasabi nung bata ka, ikaw daw yung mini Jaworski. Nung kayo magkalaban, nagsasaltikan ba kayong dalawa ni Coach Sunny? Oo, kasi dati, di ba may ano nga sa groin yan? Sinusundot ko ang groin yan. Tsaka pag nakatanga yan, reboundan, bigla akong bebelo sa likod, yung spinal niya, bubungguin ko yan, nakarelax siya, masakit kung magkukulaps ka doon. Ang ginawa sa akin yan, chinap ako sa lalamuna, isang linggo, damakain, pausa-pausa ko. Galit na galit ako na talagang nag-iba under na utak ko, putang na, hindi ako nakagalit Kaya nung na-thrown out din ako, hinampas ko sa mukha yan, Sunny. Talagang di ako pinapansin yan. Pero nung nagkaroon ng PBA Legends sa Amerika, ayun, nagkita ko na kaninang palaro to. Si Onchie may ano nito, San Diego. Ganyan-ganyan. Binigyan namin ng maganda hotel. May pamilya, kasama yung pamilya niya. Ayun, doon kinausap niya na ako. Nag-uusap na kami, pero hindi ako kinakausap niya. Nag-try out nga ako ng galing ako, paalis ako, papunta ako Amerika, pa-expert ako ng presto. Ang sabi ko kay Sunny, may laro sila noon. Sabi ko, Coach, gusto kong lumaro sa iyo, expired ako, pagbalik ko, punta lang ako Amerika, pagbalik ko, sige, pagdating mo, isayo ka, wala pa akong pahinga, may jet lag pa ako. Nag-insayo ako. Maganda ini-insayo ko dyan. Ewan ko, bakit ano nangyari? Ba't hindi niya ako kinuha? Tuwan-tuwa na yung mga Ginebra fan. Siyempre, wala nang TV na ni Joe Wosky. Aman! Bagay na bagay ka doon. Yun nga, hindi ako nabigyan ni Sunny na chance makapaglaro sa kanya. Gusto nga ni Distrito, magkakampi kami. Yun yung tatanong ko sana. Kayo ba ni Rudy Kayo ba ni Rudy may confrontation ba kayo ever? Muntik na kayo? Hindi, kami mag-away niyan. Nagkatirahan kami niyan. Talagang kasi minsan sabi niya, parang wala tayong tirahan. Siya, close ko yan, mabait yan. Nakasama ko sa pelikula kay Ronnie Ricketts.
si Rudy, salba ay sa court, pero masarap kasama sa labas. Mm-hmm. Kasi nung nawala ako sa PBA, nagulat ako niyan, tinawag ako niya. Binigyan ako ng pera, wala akong team. Pareho. Panggasas mo, tulong sa pamilya. Ay ko, salamat. Okay, si Rudy. Tapos, nung nagkatira niya, hindi, nagkatira muna kami niyang Ginebra kay, ano, kay Pido Arrensio. Tinira ko si Pido. Kinabukasan, may ensayo. Hindi ko alam kung saan team si Rudy nun, kung sa Arepen Suite. Natawa ako nun eh. Sabi sa akin ni Rudy, utang, pambira ka daw. Padre, eh, isipan ng pinirma mo, 3 months. Maninira ka agad. Dapat pagka 2 years, mahaba-haba ang ano mo. Eh, 3 months, walang mangyayari sa'yo. Pero nagbayad ang penalty ko nun, si Benji Paras. Gagawa sila ni Mau, ni manager namin. Hindi, ako na magbabayad. Ni Benji, hindi, ako na. Pinagsabihan ko rin si Kabato. Sabi ko kay Kabato nun, tinitira si Benji. Si Benji medyo namamalaibo, pero kahit papano lumalaban si Benji. Sabi ko, tirahin mo rin. Pinagsabihan ko si Benji Paras. Ah, si Kabato. Sabi ko, sana eh, putang ina, huwag mong tirahin si Benji. Napakabait ng tao eh. Sabi ko, mamaya, abutin sa akin. Nakakuha ako ng chepo. Hindi ko naman ma-chepo ang si Sani Kabato. Maraming nanonood dito sa stream natin ngayon. Si Reyna Gretchen. Tama at si Raymond. Ito? At si Raymond. At si Raymond. Nasagutan yung dalawa eh. Parang high papa yata. Ano, paalala ko yan. Kaya pala sa tinatanong nga ni Reyna, may tanong sa saltikan talaga po. Masarap manood ng PBA noon kasi Nopal, makikita mo diyan talaga kung sinong napakagula. Biro mo, hindi tumatalong, babaksak sa kanya ang bola. Saka sa akitan, si Mon medyo na out of place din ng araw diyan. Kasi Nohor Nopal, medyo manipisin mo. Talagang barugan. Ano nangyari, Onchie, pagkatapos nung hindi ka na narin yun ng great taste, pumunta ka muna Amerika, pagbalik mo, tapos na yung PBA career. So, ano nangyari? Ba't hindi ka na nakabalik sa PBA? Hindi, kasi nung time na yun, nasa Amerika, kinukuha ko ng Pure Foods. Ang sabi sa akin, name your price. At ang ano, at hindi, wala na kasi, na-disband na yung ano eh, yung ang alam ko, na-disband na yung pwesto nung nawala. Inupo ako ng Pure Foods, saka ng Pepsi. Binibigyan ako ng Pepsi na nung operan ako, 110,000. Ang cost doon si Derek. Sabi ko, Chief, pagka kumirma ka dito, ayusin mo laro mo. Gusto ko yung laro sa Tandway nung ganun-ganun. Sabi ko, tryout na ako nun. Tapos, Pure Foods naman, inaano ako nun. Ay, hindi, tama. Ang Pure Foods, kinukuha ako. Di, nakipagsundo na ako kay Derek. Tsaka kay Steve Watson. Tinatawagan ako sa American ni Steve Watson. Sabi ni Steve Watson sa akin, partner, sa akin ka lang lumaro, bigyan kita ng 110,000. Second year mo. Parang, hindi ko alam mo kung 120 o ano. Sabi ko, okay na ito. Makakatikim na rin ako ng 100,000. Wala, bumalik ako ang nakausap ko si Alan at si Ape. Sabi, pare, dito ko lang pumirma. Sabi ko, pare, mawawala na ako sa PBA. Wala pa akong bahay. Wala akong ano. Hindi, ganito na lang. Paano ko na lang? Pa-advance ko yung sweldo mo para magkaroon ko ng bahay. May lupa ako sa Pasig Green Park. Kaso, wala akong pampatayo. Eh, sabi kong ganun, doon na lang ako, pare, kasi yun, nagkamali rin ako. Kasi ang sa basketball pa lang, nag-experience ko dyan. Hanggat ginagamit ka at pasong ano, expert ka at kinuha ko uli, merit ka na ng gusto mo. Ngayon kasi pag bumaba ang laro mo, itatapong ka. Diba nangyari rin sila? Ano yan? Ang ganda talaga.
San Miguel si Alvin nun, di ba? Yan, na-trade-trade din. Ang daming nangyari sa akin. Nangihinayang din ako. Malaki na walang pera sa akin. Eh, palibasa ako, gusto ko, tropa-tropa, kahit siya maliit, sama ako. Doon ako. Ayan, nakausap ako nila Abby King, tsaka ni Alang Kaidi. Huwag mo kami iiwan. Si Wicots Mariano. Sabi ko, sige, dito na lang ako. Pero advance nyo yung sweldo ko. Para magkaroon ako ng bahay. Right, right. Ayan, mawawala rin pala yung bahay ko na yun. Sayang yung bahay na yun. So, well, eventually, natapos yung PBA career mo. Pero, meron ka pang naging basketball glory pa pagkatapos ng PBA career mo, di ba? Kasi nasali ka sa SEA Games. Oh, 93. Di ba? Kasi nag-tryout ako nung ano eh, nang ay, sorry, nung Pepsi. Well, ginsayo kay ano, kay Timbong Melencio. Galing ako Amerika para mo wag ako mawala sa ano ko, sayo ko. Sabi ni Timbong, sige, sayo ka sa akin. Yung time na yun, ganda yun yung sayo ko. Nagpapayat talaga ako. Sumasabay ako sa mga bata. Kasama ko sila Boy Victoria, Peter Naron, Rodney Santos, CJ Pal, Marlo Aquino, Loxin. Yan, yung mga time na yan. Mm-hmm. Sabi ni Timbong sa akin, lumaro ka na kaya sa akin. Sabi ko, coach, nag-iintay lang ako may kumuha sa akin. Nagpapakotista ako. Sabi niya, lumaro ka na lang para ano, bigyan kita ng chance ang mga makapaglaro. Sige, kumayag ako. 5,000 lang ang sweldo namin. Laro kami sa Indonesia. Yun, magandang laro namin doon. Lumabang kami, alam ko, lumabang kami ng championship doon. Yun, sila Dennis Pino kasama ko. Nakalaban namin, ano, Taipei ata, nasira Thailand. Buhod. Thailand. Marlo nagkasabay yung talo na hinawakan ko sa ano, dumula sa shorts. Kasi the drive ako, wala akong mapasahan eh. Babaksakan ko sana si Marlo eh, nakatanga si Marlo. Okay. Binato ko na lang sa board. Ngayon, nagtalo na sila Marlo eh, hinawakan ko yung shorts ng 6'11". Dumulas yung kamay ko, pumutok yung muscle ko. Sabi ko sa reporter, huwag nyo na lang palabasin na kasi kinukuha ko ng shell nun. Huwag nyo na lang palabasin na sira turod ko. Sabi ko, ano lang ito, naputulan ako ng lang yan, ganyan-ganyan. Pero sira na. Sira. Nakakaano ako, nakatakbo ko. Kasi pagkatapos noon, tumakbo na ako. May kay goat ko, kinuha ko. Philippine Eagle. Kalaban. Yung mga import sa PBA, nakasama ko nga sa Hong Kong. Kalaban namin yung mga Chinese, mga Taipei, Korea, ang gagaling pala nun talaga. Kahit mga bata. Tinalo pa kami, wala kami naging place doon. Philippine Eagles. Yung, may tinatigil na yata, diba? Yung Asian Basketball Association yata, parang ganun. Posnado, si Jimmy Mariano, kasama ko dyan, sila Jerry Gonzalez, Elmer Reyes, Arma Codinera. Tapos, puro, ano na, si Peanut pala ng Letran. Yung 93 team na yun sa SEA Games, kasama rin si Harmon doon, di ba? Oo, kasama namin. Oo, oh, kayo yung veterano rin, eh, di ba? Kasama namin. Oo, doon si Rana Tuhud ko. Yung pala, opening, syempre, opening. Pilay na pilay ako, talagang magaang tuhod ko. Pag sinigaw na pala pangalan mo, una, Jaworski sinisigaw. Jaworski, sigawa, Jaworski. Mga Pilipino. Mamaya, De La Cruz na. Nagulat si Tembong Melencio. Putang na, Onchie, tita ka pala. Sabi, kahit ako, kajari. De La Cruz na. Yung pilay mo, pagka ganun palang bansa na ano, dinadala niyo talaga, nawawala yung sakit ng katawa mo. Talaga lumalakas ka. Oo. Na, kasama namin, ang kumanta ng Bayang Mag-ilaw na, si Ariel Rivera. Yung kasama namin sila Lydia De Vega. Yeah, si Lydia Vega, madalas kwentuhan ko yan. Kasi nung nasa India kami, Asian game eh, agang gigising niya, Onchie. Sabi ko, mamaya na, aga pa, tutulog ako eh. Yan na, takbo na tayo. Tumatakbo yan kasama ko.
Dadali ng tatay niya. Nakasunod parate tatay niya. May dalayan to kay. Kasi pagka-jogging namin, ang parating naiiwan sa jogging namin, ensayo namin, ha? Si ano, si Joey Lezaga, tsaka ako, dalawa kami palitan sa huli. Eh, tamad-tamad talaga ako mag-jogging. Una-una, lamig sa hindi. Lamig. Ayun, sabi ni Nat Canson niya, loloko ako. Sabi, Onchie, ba't ikaw, pagka-ensayo, ang bagal mo, pagdating ng laro, napakabilis mo. Sabi ko, ganun talaga, coach. Nakakagalihan ko na yung ganun. Pero sabi ko naman, coach, pag ako ginamit mo, 100% pa-pate ako sa'yo. Talagang, ako, nangyari pa nga sa akin yan. Nakalaban namin India. 7-2 na India, yung sapatos. Wala pang sapatos sa malang. Yung sapatos niyang goma, pinutol na dulo para lumabas yung paa niya, makapaglaro siya. Wala talagang kasya. Tinukurang ko sa tagilira, reboundan. Diniinan kong ganun. Sabi ko, makakaramdam ng sakit to. Puta, tinignan akong ganun. Kinuha yung kamay ko, tsaka ginanun. Halos baliin yung kamay ko, nagsisigaw ako, ref, ref, ref. Si Nat Canson, tumatakbo, turo na. Halos baliin yung paa ko. Ay, yung kamay ko, dahil ang laki ng katawan eh. Biro mo, 7-2. Parang si Shaquille O'Neal, gaganun yung kamay mo. Eh, ang payat ko nun. 135 lang timbang ko nun. Hindi ko makalimutan yun. Tapos nakalaban ni Jaworski na mga Koreano, yung meta to, kasama ko si Jojo Villapando. Sila Noni nando sa loob, Jojo. Kami dalawa lang ata kami ni Jojo Villapando sa labas. Kalaban namin eh. Talo kami sa Korea. Tirahan talaga. Yung kalaban ni Jaworski meta to na yun, binira ko sa lalamunan niya. Talagang, sabi ko, ang tigas na ito ah. Ang lakatawan, sabi ko. Yari ako nito. Baka mamaya paglabas ko, gulpin ako nito. Ang dami nila. Siguro mga lima sila. May inom ako. May parang libre, may promote na hindi ko maalam. Choco bin yun. May inom ako gano'n. Ang inom ko na nga, gano'n. Sabi ko kay Jojo, Jo, tignan mo ha. Palaki sa akin to. Ang dami, lima. Babanatan ako nito. Karamdaman ko agad eh. Sabi ko, ano, sinalya ako, talagang ginanon ako. Sabi ko, Joe, hampasin ko to ha. Tapos takbo tayo mga kasama natin para matulungan tayo. Baka magtakbuhan pa yung mga kasama natin, sabi ni Jojo Villapando. Ay, karatisa si Jojo. Di nga rin nakaporma si Jojo. Pero ako, sabi ko, pag sinabi, hampasin ko to, huwag mo ko iiwan. Eh, sabi ko, huwag na. Sabi ko, argabyado tayo dyan, sabi sa akin. Eh, hindi ko na ginawa, hindi ko na hinampas ng ano, talaga ahampasin ko. Mga, alam mo naman yung mga Koreano na yun, titigas ng katawan. Ibang klase yung mga katawan. No? Kala mo, mga paya, talagang ano yun. Dahil yung mga Cebuano, di ba yung mga Cebuano, lalakas ang katawan niya. Talagang batak sila sa practice. Kailan yung last hura mo sa basketball? Alin? Kailan yung last hura mo, yung huling laro mo ng basketball bago ka nag-retire talaga na full na? 1993 sa Shell, bumalik ako, kinawa ko ni Jolly pa. Sabi ko, kasi paki-insayo ako. Sabi, sige, insayo ka lang. Pagka maganda pinapractice mo, akit, babalik kita. Jolly pa malapit sa akin yan. Eh. Nag-insista coach niya. Mabait si Jolly pa, hindi lang naiintindihan ng mga player na si Jolly pa akala nila galon, sigaw na sigaw. Hindi, kaya kasi sinisigawan, tinatama yung maling gawain mo. Ako, bilib ako doon ha. Hindi sa parati ko siyang kasama, minsan niya parati kong kasama niya. Eh. Nung nasa amateur kami, ha. Wala kaming sweldo, hindi ko siya iniwan. Yung club may hawak sa amin, Bayside na club. Ayun niya, Onchie, basta tinakbohan tayo ng ano. Tuloy mo lang, nakuha niya manager yun. Gabi-gabi nga, kasama ko umiinom niya. Ako naman, hindi naman ako manginginom talaga. Umiinom noon, mature ako, kasama ko yun. Parate kong lasing. Sabi ko, hindi ko kaya, nahihirapan ako. Sabi ko, ito, hindi ka naman tatakbo. Onchie, hindi po nakakasama kita. Kailangan magpakita ka ng ano ha, hindi ayoko yung tatamad-tamad ka. Sige, kos, pero hindi ko na kaya, ayoko na sumama sa inihirapan na. Ang lakas yung minuli Jolly pa. Tama.
Sobra. Hindi maintindihan ng player yung ugali ni Jolie. Eh, napakabait. Sabi ko, alam mo ba si Jolie? Eh, malaki lang ang boses niyan eh. Para si Tembong Milencio yan eh. Malaki lang ang boses. Pero napakabait na tao. Ewan ko bakit napagkaisa nung... Dati napakaisa niya. Alam ko napagkaisa niya. Alam ko, sayang na coach, napakagaling. Biro mo, nag-aaral pa sa American si Jolie. Mm-hmm. Hindi makakalimutan, pinagsasam namin yung napakabait na tao. Matulungin ko tao. Alam mo, itong, ano, itong kwentuhan natin dito sa An Eternity of Basketball, nagiging family affair. Nakita na natin yan ever since. Kay Marte Saldana pa, kay Ray Lazaro, and the rest of the guest, JB Yango, last week. Kasi ngayon, ito si, yung, si Reyna, eh, tinawag na rin niya si Catherine Isabel. Para panoorin ka, yung apo mo yata yan. Di ba? Ay, oh, apo ko yan. Ano, ano? Kaso hindi ko pa ano? Na... Siyang base ko lang nakita yan eh. Nasa Tarlac yan ko eh. Ha? Proud ano? Proud apo nasa daw. Sabi niya, proud apo. At sinasabi ni Reyna sa kanya, oh, sabi ni Reyna, Catherine, watch this. Alam mo na kung kanino ako nagbana sa pagiging war freak. pero may smiley face ha. Pero may smiley face ha. Di ba? Matawa. Well, after nung basketball career pala si Julie ko. Oh, sige lang. Ano na? Well, after na ng basketball career, after ng basketball career, Onchie, ano na ginawa mo? Ba ano, bago ka from tapos ng basketball, ano na yung sumunod na yugto ng buhay mo? Nagpunta ako na Amerika. Nagtrabaho ko doon. May din yung dinanas ko doon eh. Ako ang bum na may sasakyan. Hindi ko alam kung saan ako titira kasi naghahanap ako ng trabaho sa LA. Wala pa akong makuha ng trabaho hanggang sa ayun nga si Patrick Costales, yun tinulungan ako na maipasok ako. Saka si Jing Dison yung naging boss ko. Sabi niya pare, kunin mo si paring Onchie. Walang ano yun. Part-time lang muna. Trabaho, kinuha ako. Yan. Kaya nga tuwan-tuwa ako sa mga yan. Hanggang sa Amerika, hanggang sa Pilipinas. Ni Bay Canet. Ler ng ano, salbahin ng Mapua yan. Nobles. Mm-hmm. Jun Lunas. Yan, mga tumulong sa akin. Napakabait na tao. Eh ako, di naman ako nagsasalita sa kanila. Talagang, ayun. Kaya pag umuwi sila, sabi ko, pag umuwi kayo, welcome kayo dito sa bahay. Tinitreat ko naman sila gumagante ko. So after mo nag-America, ilan taong ka nag-America? Ilan taong ka nag-America, Onchie? Alam mo, sa totoo lang, yearly, umuwi ako, hindi ako makatagal na Amerika kasi siyempre, may pamilya na rin ako dito sa Pilipinas. Eh, hindi ako makatagal sa Amerika, lalo na pagtaglamig yan. Pagtaglamig, ayayin naman ako, nawawala lungkot ko pag napupunta ako ng Mexico, Tijuana. Ibang klase doon sa Tijuana, dun. Mexico. Oo, napunta ba kayo doon? Ano ba, balitaan ko lang, pero panalo daw talaga yung lugar na yun. Oo, oh, panalo yung lugar na yun. Kala mo nga, nasa Divisoria ka, Ermita. Ang ganun. Eh ako, kaya lang sumasama. Sabihin ng mga tropa, Chi, iinom kami. Total, hindi ka lang may iinom. Bigyan na lang kita $100. Sabi ko, sige, $100. Eh, ang mura ng nachos doon, tsaka tacos. Makaka-8 tacos ako. Eh, hindi na hindi ko yun. 8 tacos, biri mo, $1 isa, $8 lang. Eh, doon sa, pag nasa California ka, halos $4 ang tacos. Mm-hmm. Ang makakain mo lang, dalawa, bitin na bitin ka sa kain. Mm-hmm. Delikado. Sumasama ako. Andiyan yung ma-checkpoint kayo. Lahat sila na-checkpoint. Ako hindi na-checkpoint. Siguro sabi niya, may edad na yan. Wala. Grabe yung ano doon. Yung mga drug lord ako. Ibang klase doon. Matatakot ka doon. Kasi minsan nag-ano kami. Mag-taxi na lang. Iwan natin sa border yung sasakyan. Mag-taxi kami. Maglalakad kami. Ang layo na lalakarin niya. Pag oras na pumasok ka sa bakal ng Mexico, ganun yung umiikot, hindi ka na makakabalik, patay ka na. Kung may problema ka sa papel. Yun. Yan, nadala pa namin si Miguel Vera dyan. Sa tuwan-tuwa si Miguel dito.
na first time na nakapunta si Marco Siso noon. Gusto mong pumunta. Sabi ko, ano bang visa niya? Single entry, wag na. Wag. Hindi na makakabalik ng Amerika. Makukulong na siya. Tapos yun na nga, pagkatapos ng... Oo. Trabaho ko doon. Pagkatapos ng basketball career mo, di ba nag-ano ka pa? Nag-artista ka pa? Oo, lumabas ako sa pelikula. Si Ronnie Riquez, kay Cesar Montano, lumabas ako. Sayang si Kirby na bumibida nun eh. Bad guys, alam mo naman. Hanggang sa mamatay na siguro tayo, bad guys pa rin tayo. Acting lang naman. May rape, ano eh, may rape scene eh. Kaso wala eh. Sabi ko, raping ko na yan. Biro lang, biro. Ayun, parating lumapas pa nga ako sa commercial. Commercial. Digo Carne Norte, lumabas ako. Tuwan-tuwa sa akin yung may-ari. Meron, pwede ko send sa inyo. Oo, yun. Sige. Meron, meron. Sana pala hiningi ko. Bumanta ako, nagsayaw pa ako. May sex bomb ako. Talaga. Naalala ko nung ano, naalala ko meron yung puro chopper kayo. Na taxi. Ay, yung may isang chopper ng taxi kay Fernando po. Naalala ko yun. Tapos may isa na ano, may role kaya yata na Muslim ka eh. Nag-Muslim ka yata sa isang movie rin, di ba? Ah, nag-role ako doon sa... Ano bang ano to? Kasi marami ko nilabasan eh. Lumabas pa nga ako na Abu Sayyaf sa foreign movie. Yung so, ilang pelikula ka? Mahigit 20? Ganon? Mahigit 20 pelikula? Hindi ko alam eh. Kasi on and off ako eh. Nagpupunta ako America. Isang may gagawin pelikula si Ron. Tapos kay Cesar. Ayun, lumabas ako nung huli kay Cesar na ako. Pero kay Cesar Montano. Masarap kasama sa pelikula si iba siya mag-motivate ng paano gagawin mo. Pare, ganito ah. Patalangan pag-alawin mo dyan. Sige pare. Sabi ko salamat. Magandang kasama si Cesar sa pelikula. Talaga ituturo sa iyo yung ano. Kailangan ganito ka. O sige, sige. Tsaka yung may grupo na yan ng mga artista na yan. Nagbabasketball din lahat yan eh, di ba? Mm. Yun, no? Dati kasi ako diba? Import ng mga artista. Nila oh. Res Cortez pag may palaro si Res Cortez. Mga binanggit mo nga, si Marco Season, magaling din maglaro yun eh. Ronnie Ricketts kaya. Ronnie Ricketts. Magaling ka. Ronnie Ricketts. Yeah, Ronnie Ricketts. Ayun no, eh. Si Jerry Gala nga, nakasama ko pa yan eh. Nagpalaro si Jerry Gala, pinasama ako. Alang sama sa akin, hindi ko malaman kung si Joe Diaz o si Edgar Mande. Mm-hmm. Ayun, okay, si Jerry Gala may palaro sa Pampanga. Pare, huwag mo kong pasahan. Sabi niya, hindi ako marunong maglaro. Sige, makakashoot ka. Pagpasa ko kay Jerry Dala, tinatakal ko yung mga tao. Dalawa-dalawa. Talagang tutula ko pala pa loob. Tawanan nga yung tao. Eh kasi pagka ano, hirap na hirap ako. Ako pumupukpok eh. Dahil nahihirapan sila Edgar Mande. Sila Edgar Mande, magaling maglaro. Kaso nahihirapan eh. Ako ang napipera sa maglaro. Kaya yung talent pin nila, para yun nung sa akin din. Sinasabay na ako sa... Ano. May basketball question ako. Doon sa amateur career mo, naging teammate mo si Hector Calma. Tapos nakalaban mo rin siya sa PBA. Tapos nakalaban mo si Sonny Jaworski. Naabutan mo pang maging kalaban si Johnny Abarrientos. Yung tatlong yan, laging binabanggit as among the top point guards ever na naglaro sa PBA. Yung tatlong yan. Sino pinakamagaling doon sa tatlo? Hector Calma. Hector Calma over Jaworski and Abarrientos, ha? Hector Calma ako. Mahirap bantayan si Hector. Bakit mo nasabi? Ibang maglaro si Hector eh. Talagang hindi mo alam kung kailan siya susyot. Kasi ang bagal niyang gumalaw. Bigla na lang mawawala siya sa harap mo. Hahabulin mo. Bigla na naman babalik. Titira sa labas. Marami siyang galaw kaysa kay Johnny. Mas galing na galing ako kay Hector Calma. Number one sa akin niya.
Yung pangalawa, siyempre, Jaworski, Jaworski. Pero bilib ako kay Hector Calma. Napakatalinong lumaro. Biro mo, liit lang ni Hector. Nagka-reunion nga kami niya, nagkita-kita kami kay Larry Albano. Siguro mga 3 years ago na, kita-kita kami. Tuwan-tuwa nga ako, nakita ko yan, sila Ray Perez, sila Dante Gonzalo. Mm-hmm. Kwentuhan ng buhay, eto. Tayo na tayo, tapos na karito natin. Ano pinagkabalahan, wala. Eh ako, minsan bumabodyguard din ako. Napasukan ko ngayon bodyguard niya, hirap. Pag anong pumasok ako ng bodyguard, di mo alam kung mamamatay kayo. Eh, mga naging amo, awa. Kawawa naman. Talagang pagka umalis na ako, wala na ako doon, namamatay yung amo ko. Sabi nga ng mga anak ko sa akin, tigilan mo na yung papapag-bodyguard niya. Kasi maganda rin kita ko. 3 days. Bigyan ako 35,000. Siyempre, tuwa-tuwa ako. Ilocos. Ang hirap. So, ano pinagkakaabalahan mo ngayon, Onchie, mas lalo na ngayon, naka-COVID tayong lahat. So, ano pinagkakaabalahan mo after na lahat, di ba? Dumaan yung pagiging artista, pagiging bodyguard, tapos na yung basketball career. Ano na yung ginagawa ng Onchie Dela Cruz ngayon, mas lalo na ngayon? Eh, COVID-19 pa naman din tayo ngayon. Yung COVID-19 kasi pagka ano, nagtatanong ako sa kaibigan ko, nag-ahente ko ng lupa, kotse, pero ngayon wala, talagang mahirap. Kaya nagtatrabaho ako sa sabungan ng San Roque, gator ako. Una, bodyguard ako nung yung may-ari ng San Roque, Angels Burger, si Boss Joseph Mojica. Napakabait nung binigyan ako ng chance ang makapagtrabaho doon sa gator. Mahirap na sa gator diyan, marami kang makakaaway diyan. Kasi unang-una, hindi mo kilala. Minsan financier, maharang mo, magtatampo. Sabi ko, boss, pasensya na kayo. Hindi ko kilala, bad lang ako dito. Yung iba, siyempre, mga abusado, pasok dito. Eh, hinaharang ko. Kasi unang nagbabantay, medyo konti ticket. Kung nagbabantay, dumami na ticket, tsaka naiwasan namin mga mantaraya dyan. Hmm. Pinagtiwala naman sa akin si Boss Joseph Mojica na alam ko na gagawin ko kasi mga mantaraya, kawala may pupusta sa meron o sa wala. Siyempre, pag napusta ka sa wala, yun pala, yung papatayin yung wala, manyon yung pe, yun. Nasugpo namin, number one sa Pilipinas, nasugpo namin dyan. Nahuli ko, nakakuha ko lahat. May pulis pa kinalawit yun. Parang ako, pulis na lumabas pa. Tinala ko sa opisina, iimbestigahan namin. Ayun. Talagang kawawa sa amin. Eh, siyempre, una-una, sinasabi namin sa kanila, sabi, pinagat namin ito sa bungan, malakas na ito sa bungan. Kayo pa magpapakasira dito. Kayo pa magpapahina dito. Hindi tama yun. Sabi, kung gagawa kayo sa iba na lang kayong gumamama, masasaktan lang kayo dito. Ayun, tuwan-tuwa ako doon. Kahit pa paano, nakakasurvive kami. May magbibigay sa aming balato. Pag nanalo, natuwa yung boss. Yung financier, bibigyan kami sa 1,000. Hati kami ni Jerry, nung kasama ko. Dalawa kami. Hati kami. Tapos kumuha kami ng isang spotter. Para, ano, para, alam niya kasi, gawain, dati may spotter, yung spotter na ginamit ko, gawain niya yung manyonyope sila, dadahi sila, ganyan, ganyan. Ayun, nakipagkaisa naman sa akin, kinausap ko. Ayokong gagawa kay dito. Gusto mo, sabi sa akin. Tuturo ko sa ila. Oh, sige, sige. Turo mo yun. Kasi nalasin nga yung manok ni Boss Joseph. Tuwa-tuwa naman ako. Nagtiwala sa akin si Boss Joseph Mojica. Napakabait na tao niya matulong. May mga nagtatanong dito, Onchie. Yan bang suot mo daw na jersey ng Tivoli? Nasuot mo ba yan talaga sa actual game sa PBA? Oh, nagamit ko to eh. Gamit naman ako nun eh. Nagamit ko to. Pero nagulat ako actually rin sa akin eh. Yeah, parang ano naman eh. Halos pareho. Parang pareho naman yung katawan mo halos eh. Oo nga. Hindi ka naman lumaki masyado. Hindi ako nakapag-workout ngayon kasi una-una nagkakaedad na. Nagsisenior na ako eh. Oo nga eh, 59. Yan na sasabihin ko eh. Malapit ka na. Malapit ka na ipagbawal lumabas sa bahay. November 27.
Oo nga, kasunod lang tayo. 28 ka. 26 ako. Nauna ako. Alam na nila lahat. So Onchie, ngayon, eh, bago tayo tuluyan ng magpaalam, baka mamaya may nanganais kang pasalamatan. Eh, bago mo pala yan, may usually tinatanong si Sid sa lahat ng mga naging bisita namin. Mamaya na ipasasalamat, Onchie, pero may tinatanong si Sid usually sa lahat ng mga nagiging bisita natin dito. Okay. Go ahead, Sid. Sid muna. Onchie, una-una, tinanong ka namin kanina sa imports, kanino ka pinakanahirapan dumipensa. Sa mga local naman, kanino ka hirap na mag-dribble o umiscore at sino rin yung pinakamahirap na depensahan na local? Sa local lang, nakalaban ko, hirap na hirap ako, si Ricky Brown. Kasi si Ricky Brown, hindi ko alam ang galaw niya kung saan pupunta eh. Para siya ninja, pag ganun-ganun lang siya. One time, nagkaroon kami ng laban niya, gawang kami ng bola. Inunahan ko ng sunggab ng bola, payo ko siya, hinedbat ko. Galit na galit sa akin, nabiyakin dito niyan. Di, sabi sa akin gano'n, Onchie, bakit mo ko parati sinasaktan? Ako kasalanan ko sa'yo. Wala akong masabi. Sabi ko, huwag na lang sumulo. Kasi ma... ang galing mo kasi eh. Magagawa. Road ko. Hindi, ang hirap talaga ang bantayan. Yan, sila Dido Umari, hirap bantayan. Talagang Hector Calma. Kahit maliit, mahirap. Si Alan Kaidik na nunod, ha? Oh, pinapanood na tayo ni Coach Alan Kaidik ngayon. Ha? Alan Kaidik. Nanonood po si Alan. Stay safe. Kamusta na? Yeah, matalas kami niya kumakain sa sa saysakin noon. Kami ni Alan tsaka ni Bernhel, tatlo kami parati magkasama. Gaya si Alan diyan, libre kami ni Alan. Napakagaling na player niya, wala akong masasabi diyan. Oo naman. Lahat naman. Eh, believe naman eh, hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin 142 points ginagawa sa isang game. Pero talo ko 'yan. Naglaban kami niyan, pustahan sa practice. Sa midcourt, sa jambulan, sa gitna. Talo sa akin yan, suko sa akin yan. Una, binigyan ako, dalawang tira ako, isa ka siya. Eh, nung ilang beses ko na siya tinatalo, umayaw na, single na lang daw. O sige, tigi isang tira tayo, talo pa rin siya sa akin. Eh, iniisayo ko yun, hindi niya. Coach Alan, ha? Tinalo ka ni Onchie. Pero pala tumalo na sa inyo sa palayuan na tira, ha? Yeah, tumatawa si Coach Al. Sabi niya. Ano, Sid? Go ahead, Sid. Yeah, tapos yung huli kong tanong lang, Onchie, sino yung top 5 mo na naging paboritong teammate? Alang Kaidik. Padim Israel. Sino pa ba? Ito is Guerra. JB Yango, Mom Fernandez. Ganda listahan yan, ha? Di ba? Sabi ni Coach Alan Kaidik, roommate ko yan sa Baguio. Nako, naalala ko doon sa Baguio. Sila. Ala, patay ka, Coach Alan. Yun, laro kami doon sa Baguio. Talagang ganda ng laban, no? Kalaban namin nata, no? Sweet. Nanalo kami doon. Pinaspray ko kay yung bola. Hindi ko maalam kung sino yung napaspray ka. Panalo kami, half shot. Memorable yung yung bagyo na yan. Magandang laban namin dyan. Papabatiin na natin si Onchie. Onchie, ito yung time na pwede ka nang bumati at pwede ka nang magpasalamat sa lahat ng mga naging bahagi ng iyong basketball journey, whoever you want to greet, kung sino gusto mong i-thank you dyan, ngayon na. Okay, binabati ko yung mga anak ko sa Amerika, si Robby, Camille, si Carlo, Angelica, tsaka yung mga kapatid ko, kuya ko, Ray,
si Bebet, si Bo, at kumpare ko si Jun Lunas. Noni Robles, maraming salamat sa mga tulong mo, Patrick, Costales, Bay, Kanet, Toti, si Manansala, si Santi nga pala, sa Alimpusa. Tinanong niyo raw siya kung bakit siya in-interview, bakit siya ginamit sa basketball. Biro lang yung komedyante yung kasama ko. America. Player din na EPU dati yun. Santi Ortega. Pinabati ko nga pala yung anak ko, si Julie De La Cruz. Dito kasama ko sa bahay. 5'10 to. Naghahanap ako ng team sa ano kung may kukuha sa kanya ng basketball player. Oh, Noel. 5'10, ilan taon na yan? Ilan taon na yan? Ilan taon na siya? Ito, tika. Tika na, pakita na ako yan. Na. Wala na ano, yeah. Come on. Baba, baba ka, yung kuha konti. Yeah. Hi. Yeah. Ilan taon na? 17. Mag-18 sa December. Ah. Matutulungan ko yan, matutulungan ko yan. Oh, gusto niya maglaro ng volleyball. Oo. Tsaka nag-badminton. Laban niya, RP team player, tinalo siya, konti lang ang lamang sa kanya. Sayang eh. Sige, ako natutulong dyan. Usap na lang tayo mamaya, Onchie. Maraming salamat, Noel. Oo. Mga binabati ko, mga tropa ko dito sa Marikina, sa Portium Parang. Binabati ko silang lahat. Stay safe. Maraming salamat. Okay. Ayos yan. Si Noel, may ipa-plug lang? Come on, Noel. Yeah. Always naman, patuloy po yung ating auction na ginagawa. Kaya nga, pinuporma ko yung suot ni Onchie Dela Cruz ngayon na Tivoli jersey. Kasi meron tayo ngayon ginagawa, Onchie, na auction para makatulong sa mga sports broadcasting and production personnel na hindi na nakatrabaho mula na nagsimula itong ating pandemya. So ngayon, mamaya i-announce natin kung sino nakapanalo doon sa mga una nating auction. Yung kay Jeff Chan kasi nakasala ngayon na jersey. Gilas jersey ni Jeff Chan at saka yung shorts niya. Yung nakasala ngayon. Ngayon, total point guard naman ang guest natin. Yung jersey naman na isang point guard din ang ating ngayong auction. Ito po ay galing sa isang player na naglaro para dito sa eskwelahan na ito. Lasal, number 6, firmado niya. Ayan po yung kanyang firma. Kilala nyo guys kung sino to. Number 6, Lasal. Kamakailan lang daw? Mga few years ago. Ito na, hulahan mo niya. Ayan na po. JV. JV. JV Casio. This is a game-worn JV Casio Lasal jersey na hinalukap pa ni JV ng ilang linggo para lang maibabahagi dito sa auction. Legend sa Lasal, legend sa Gila. So JV Casio, isang point guard din na masasabi na natin kasing tinik din ni Onchie Dela Cruz maglaro. So, naka-auction po ito ngayon. I-announce po natin sa website natin, sa ating sports auction project website. At si JV, sobrang bait. Bukod sa kanyang uniforme, namigay pa ng isang sombrero ng Alaska Aces. Kasama na rin doon. Kung sino makakuha ng jersey na ito, ni JV Casio, kasama rin ng isang sombrero ng Alaska Aces. So, mamaya po natin i-announce yan. I'll post it here at the end of the show. And again, maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa ating cause na matulungan lahat ng mga broadcast sports broadcasting and production personnel na hindi na nakatrabaho mula nung simula itong ating COVID-19 pandemic. Maraming salamat sa inyong suporta at aawitan ko yung suot ni Onchie Dela Cruz na yan na mapirman din. Yeah. At masama okay, rin natin sa ating ginagawa. Walang problema. Ayan ha. Okay na. Okay. Ayan na. sige. Maraming salamat. I have nothing further. Charlie, salamat. Sasabihin ko lang, ang galing ni JB Casio, we love JB Casio, one of my favorites. Pero kung si Onchie nakabantay sa kanya, baka mahirapan si JB ng konti. Medyo. Masaktan na. Masaktan ng konti si JB. Well, you know, alam natin, we want to go on. Ang sarap ng kwentuhan. Sabi nga ng ating mga kaibigan on the Facebook comments na parang nakatambay lang tayo sa kanto ng kwekwentuhan dito. Ang sarap, di ba? Gusto nga nila makakain. Parang Bernard Pabiosa daw yung ano eh. Parang style natin daw ng Bernard Pabiosa lumabas eh. Saya na ating kwentuhan. Ngunit, ang problema dyan eh, kailangan natin tapusin talaga at a certain point. No? Baka pwede tayong umulit in the future. Pero right now, dito na po nagtatapos ang ating episode
36 ng An Eternity of Basketball. At tuwan-tuwa naman kami at nakasama namin the enforcer, the mini enforcer, si Onchie Dela Cruz. At nakilala natin siya, no? Kasi siyempre may mga naiisip tayo about him on the court, pero nakilala natin siya off the court. And we like what we learned today from Onchie Dela Cruz. Nakakatuwa. Maraming salamat, Onchie. Maraming salamat, Onchie. Maraming salamat din sa inyo. Binabati ko nga pala, yung anak ko, si Ram. Balikan na dito sa yan. Salamat, Onchie. So, yun. Salamat. Stay safe. Ingat kayong lahat. Stay safe, Onchie, ha? Ingat-ingat. Malapit ka na mag-60. So, mababawalan ka na lumabas. Kaya kailangan stay safe tayo. So, on behalf of Noel Zarate, Sid Ventura, ako naman po si Charlie Kuna. Abangan nyo po, sa Friday, meron kami mga kasama rin dito. Na-announce na namin sa Facebook page. Sabi namin, we will boldly go where no podcast has gone before. And I think you already know kung sino ang ating guest sa Friday. Ayusin lang namin yung oras, po-post namin sa page within the next couple of days. Tito Varela ang ating mga kasama sa Friday. So abangan nyo po. Siyempre si Tito. Yung una, ayos, na ganyan ang forma. Yung una-una na hindi pa uso nun. Ganyan na. Kojak! Si Kojak! Kojak! Kandating, ha? Kalbo. Okay, so yun. Pakala nga na lahat dito. Thank you for joining us once again. To all our followers, we love you guys. We appreciate you. This is An Eternity of Basketball, part of the Globally Ballin umbrella here. And they check out Globally Ballin as well and the other shows that are featured on Globally Ballin. At no, we have to say goodbye. It's episode 36 on An Eternity of Basketball. Maraming salamat po. Bye. Salamat din. Thank you. Salamat. Okay, okay. Stay safe.